So ngayon, meron po tayong talakayan ng mangyayari between Catholic Faith Defender and Seventh-day Adventist, no? So dito ang topic po natin, ang affirmative, patutunayan ni Brother Roel po ba? Bro, ang tawag ko sa'yo? Roel? Reuel, R-E-U-E-L. Reuel, Brother Reuel. So si Brother Reuel, parang hirap ng pangalan. So Bro Reuel, SDA po, patutunayan niya siyang affirmative stand dito po sa talakayan na to, no? Affirmative stand na patutunayan daw po niya na ang Seventh-day Adventist is the true church. And then, siyempre, negative stand, kukontrahin po yon ni Brother John Doe, ng Catholic Faith Defender natin. No? So, ang oras po natin dito, umpisa natin sa mga ano, no, para mas malinaw. Una, 15 minutes presentation ng affirmative, which is the SDA. After na presentation niya, 7 minutes lang po, question and answer, cross-examination. Another 15 minutes, si Bro John Doe naman. Question and answer, si Bro Roel. And then 10 minutes rebuttal, 7 minutes Q&A uli, 10 minutes rebuttal, 7 minutes cross, 5 minutes, kagaya ng DEVCOM. And then mamaya may 1 minute tayong pasasalamat. Now, rules tayo po ah. Ito na. Sa rules tayo, kapag nagpe-present po, first rule, kapag nagpe-present, siyempre walang magbabat in unless there is an objection. Okay? Ngayon, at siyempre, focus tayo dun sa main topic lamang po, no? Second, huwag tayong saan pumunta. Three, kapag nagtanong, dapat po sa tinindig lang ang pinresent ang tungkol dun sa tanong, no? Yung mga pinresent lang po. Number four, sa cross-examination, if the question is categorical questions, dapat po ang sagot natin ay categorical din at tapos may 20 seconds explanation. Five, tandaan po natin, walang foul words, personal attack, or ad hominem, no? This is a religious debate. Pabanalan po, sabi ni Jesus, so sabi ni God. So, manatili po sa professionalism at kabanalan. So, walang lalampas sa topic, number six, both. So, seven is moderator decisions must be respected, no? Both side naman, pakikinggan po natin yan. And lastly, lastly, yung maintain ng professionalism po, no? Just always listen and then make sure yung oras sa timing natin at muli, be professional po, no? So agree po both side dun sa rules na yon? Agree. Okay, ayan na mga kapatid. Pwede pakilala ang moderator pag kasi napagkagaling eh. So, magaling po ba? Salamat sa Diyos po, no? So, ito po yung moderator si Brother Angel Santos, bagong-bago po, no? Sa bagong-bago lang po at nakikinig lang ng mga debate kaya medyo natutunan lang po natin itong mga to. So, ngayon, umpisan po natin. Affirmative stance, sandali lang po, i-set ko lang nung ako na rin ang timer. O sige. Taga-timer. Okay, so set ko po. You have 15 minutes, bro. Mag-ready ka lang. Sandali lang. Presentation. Okay. Now, I set it to intro mo na. Ipakilala mo muna kami, bro, para doon sa YouTube. I-cut ko na lang. Okay, ganito po. Andali, inano ko lang yung ano po. Yung timer. Okay, now. Let's start po, no? So, unang bahagi po, kailangan po magpakilala muna ang mga magpe-present ngayon sa talakayan natin. Walang iba kundi si ang kapatid natin ng SDA at si Brother John Doe. But first of all, mauuna yung affirmative. Pakilala po kayo, Mr. Affirmative SDA. Sino po sila? Sige po, go ahead. So, thank you, Mr. Moderator. Thank you for your very, very well done moderation today. Ako po si Mr. Joel Celebrant ng SDA. Ako po yung ngayon ang affirmative sa True Church na topic. Patunayan ko ng Seventh-day Adventist Church ay totoo na iglesia dahil yun ang tinayo ni Kristo na konektado siya. Thank you, Mr. Moderator. Sige po. Ang pangalan ko po si Brother Angel, kapatid po, no? Brother Angel Santos. So, okay.
Muli, ano, yung pangalan mo, Reyo. Natatawa. Reyuel. Reyuel. Reyuel, tama, Reyuel. So now, second po, yung negative stand natin. Sa Catholic Faith Defender ng Punto Por Punto, Mr. Jando Alabado. Please, introduction po muna. Introduce yourself. Okay, pakilala na naman uli ako. Mr. Jando, kilala na ako rito. Ipapaalam ko na lang na kay Brother Reyuel na ang nanonood ngayon sa Facebook natin, umaabot ng 214. At ang nanonood sa atin sa YouTube ay umaabot ng 454. See? Sabi niya na sinabi ko sa Brother Reyuel. Ang live na nanonood sa Facebook sa YouTube natin is 454 at sa YouTube naman is 214. So hindi ka magsisisi dito. Pag dito ka nakipagtalakayan, talagang ano yan, maraming manonood dyan. Sige. Ayos. At hindi lang po yan, no? Sa Punto Por Punto, mamaya po, libo-libo na yan. Pero po sa channel ng iba't ibang channel niyan. So, ano pa lang yan? Diyan pa lang sa Punto Por Punto. Ano pa lang yan? Umpisa. Mamaya po, libo-libo-libo. And then, pag nag-replay po yan, 1,000, 10,000, 20,000, kung saan-saan na po makakano. So, let's be professional. At... Uy, ano yan? Brother, ano, Aljan, uy. Ikaw, kung ano-ano pinag-play mo dyan, ha? Sorry bro, napindot ko lang yung ano, kala ko yun yung live ko, hindi pa pala nung nakaraan pa. Sige. Huwag ka mag-play ng YouTube bro, pag ano, nakakonect ka dahil baka magkamali ka, ads ang papasok. Nako, lago tayo niyan, copyright lahat tayo rito. Sira ang channel natin. Damay ka. Okay, paalala po sa lahat ng mga nasa Zoom ngayon, no? Please, paki ano lang po, paki-mute lang po lahat para po walang makaano sa istorbo sa ating talakayan. Napakahalaga po itong pag-aralan natin. Ano ba talaga ang True Church? Ang SDA ba talaga ang True Church? So ngayon po, patutunayan ng affirmative natin ni Brother Reyuel ng SDA. Ready ka na po ba for your 15 minutes affirmative presentation stand? Yes sir, ready na. Oh, Brother Aljan, naririnig na naman ang Brother Aljan, please. Ikaw talaga, hindi ka talaga makapag-control. Sige, go ahead, Brother Angel. Okay, so wait, isa-set natin yung ano, 15 minutes natin. Wait. Okay, 15 minutes and 0 seconds. Okay, now, nakaset na po ako. So are you ready, Mr. Affirmative? Yes, sir. I'm ready. Okay, the time starts now. So, good morning, good evening, good afternoon, kung saan man kayo sa buong mundo. So, ito po yung kapatid ninyo sa Seventh-day Adventist. Nandito po ako para sa programa ng Punto Por Punto na talakayan. Ngayon, ako po yung affirmative sa topic na True Church. Sa panamin ni Bro Jando na si Recipo, after this, maybe tomorrow or another day, siya naman ang affirmative. So now it is my obligation to prove that Seventh-day Adventist is the True Church. Kaya dito ako. So bakit masabi namin na Seventh-day Adventist True Church kami? Dahil usually all the claims, kahit mga support pa yan, mga bago lang mag nakita naman natin talaga na bago lang ang mga sulpot, talagang claim nila na True Church din sila. So everybody claiming it, and sino ang tunay na True Church? So ako bilang Seventh-day Adventist, alam naman ni Bro John Doyan na we are claiming as a remnant church. Dahil if we look back in the history, alam naman natin si Jesus, Sabbath keeper siya. Tapos doon nakuha yung Seventh-day dahil ang Diyos mismo ang Sabbath keeper. Tapos yung Adventist, yung mga naghintay ng Panginoon yan,
Yan, mabasa yan sa John 14:1-4. So, ngayon, sino ang mga na-connect sa mga apostoles? So, itong ating mano ngayon, mapag-usapan yan. So, diretso tayo, no? Sabi ko kanina, si Kristo yung sa Mark 2:27-8, at sabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. 78, so therefore, the Son of Man is the Lord also of the Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kung tingnan mo ang Sabat dito, kasi di na nito sabihin ni Bro John out of topic agad, Sabat na. Seventh day kasi, sa Exodus 20:10, seventh day is the Sabat of the Lord your God. Objection, moderator. So yung seventh day at Sabat, pareha lang yan. Objection, moderator. Kung tingnan mo yung... pause po muna tayo, the time pause, sandali po ah. So pause po yung time din, sandali, meron po tayong ano, meron po tayong objection, kapatid. Ano po yung objection mo, Bro Jando? Ang objection ko po, patutunayan niya ng SDA is True Church. Hindi natin question ngayon kung ano ang araw ng pagsamba ni Kristo at anong araw ang pagsamba ng SDA. Ang topic natin ngayon, patutunayan niya ng SDA ang True Church. Yun ang topic niya. Objection, counter explanation po. Meron po ba, Brother Ewell? Sige po, go ahead. Seventh day kasi kami, bro. Kaya isabi ko yun ang seventh day na Exodus 20:10. Sabat yan. Mabasa eh, litra po litra. So, kasama yan sa True Church na ipalitaw ko. Tapos pagkatapos dyan sa 7th day, doon na naman ko sa Adventist. Ah, sige, sige. Continue ito, nagbasahin nyo ba? Tingin na lang, moderator. Wala na to. Sige, moderator. Okay. So, sige po. Yung po yung Mr. Moderator, no side comments. No side comment muna. Okay, ganito po ha, moderator. So, kasi sabi niya wala na ito. Explain ko naman eh. Kung hindi niya tanggapin yung counter-explanation ko, counter siya. Yes, sandali po, moderator. Kasi sabi ko, kaya nga, nabanggit ko yung Sabat dahil seventh day kami. Yes, Brad Rewell, sandali po ah. Sandali po, okay na po yon. Narinig na po na yung side nyo. So, yun na po. So, nag-agree na po si Bro Jando doon. So, continue na po tayo. No? Mag-resume na po tayo. Suggestion lang, make sure po. Moderator. Yes po. Nag-agree naman siya. Hindi na siya mag-side comment na parang negativity ba? Kasi ano tayo dito? Hindi po, may rules tayo na if there is an sandali po. If there is an objection naman, pwede naman po 'yon, but kagaya nga na sabi natin, no? Ikaw rin naman pakikinggan. So ngayon, later on, magde-decide po ang moderator po. So ang moderator nag-decide na po 'yon. Okay na po 'yon, yung paliwanag ko na intindihan naman. So it's part of your presentation. So 'yun lang ang sinabi ko na hindi parang may negativity ba na sabi niya. Parang inalang no, parang mayroon bang kuan ba, hindi siya okay, pero okay. Kaya sabi ko, malang na lang sana ang side comments. Listen po, okay po. So let's try na to control ourselves, yung side comment, wala po. So ready ka na po ba? You still have 11 minutes and 50 seconds. So the time starts now. Sige po. So yung 7th day, kung... i-continue natin yan, is the Sabbath of the Lord your God. Sabbath talaga na kung sa, punta dito sa Google, i-translate ni mo yung Sabbath, English yan eh. Papuntang Koan, papuntang Spanish, ang maglabas, Sabado. Translate niyo yung Sabbath. Paglabas yan, Sabado. Ano daw yung Sabat? Hindi. I-translate niyo sa Spanish, Sabado. Tapos Spanish, i-translate sa English just sa Google, maglabas, Saturday. Kaya, 7th day, ang Adventist, naghintayan ng Panginoon. So, babasa sa John 14:1-4. Kasi, sabi ng Panginoon, punta sa langit,
Tapos, babalik siya, kunin niya ang mga naghintay sa kanya. Kasi naghanda siya doon ng karyan. Kaya ang mga apostolis, ang una mga Adventist. Kaya Seventh Day Adventist, si Kristo ang founder na Seventh Day, na Sabbath Day, Adventist ang unang mga apostolis. Sila yung unang mga Sabadista. Seventh Day Adventist Church, kasi tao yung church eh. Kaya yan man lang ang dipaklaro ko. Nga, bakit kami mga Seventh Day Adventist na eh? Dahil alam naman natin sa kung tingnan mo, di ba? Si Mark nagsabi na this is the Sabbath of the Lord God. Mismo si Mark ang nagsabi. Mark, Evangelist. Yung nagsulat ba sa Mark, Matthew, Mark, Luke. Si Mark, Evangelist. Sa kung tingnan mo yung list of Gothic Orthodox Popes on Alexandria, mag-Google man yan, siya yung pinakaunang Santo Papa doon. I-Google ninyo. So, sunod niya na Santo Papa sa Orthodox Coptic Orthodox Church, si Anaeus 68-82, Avilius 83-95, papunta ni Juan, ni Athanasius. Si Juan, Athanasius, kay number 20 yan eh. Si Athanasius. Yan nga ang father of the Father of Trinity, Athanasius. Ang founder niya si Mark Evangelist, Sabadista eh. Si Mark Evangelist. Therefore, Sabadista si Athanasius. Paano na sabihin? So, nakunik kami dyan hanggang umasok. Alam naman natin, history na umasok. Si Constantine, nakakita yun doon sa bridge ng on his march, but Paul Constantine said to have had of light in the heavens above the sun and bearing the inscription in hoc signo. Kaya doon ang cross sa kuha na may in hoc signo vinces na in this sign we will conquer. So na-convert siya sa Christianity, pina-welcome niya mga Christiano doon sa Roman Empire. Pero alam naman natin ng history na si Constantine, gibago nila lahat direct sa Roman Empire tulad ng March 7, 321 AD. Tens niya ang Sunday into Objection moderator. Objection moderator. Objection. Please stop the time, moderator. Objection moderator. Bro, sandali po ha, Bro Raywell. May objection po. Yes po, Bro Jando. Ano po yung objection natin? Kanina bro, pinalusot ko na lang yung request niya sa Sabat eh. Kahit na out of topic, pinalusot ko na lang dahil sa kanilang pangalan may nakalagay Seventh Day. Ngayon, napunta na siya sa Sunday. Wala namang Sunday sa kanilang sa kanilang pangalan. So, wala na tong lusot. Please, moderator, ipabalik siya sa topic niya. Napatutunayan niya na ang Seventh Day Adventist Church, ang true church, at wala siyang pakialam sa ating mga Katoliko. Huwag mag-focus siya sa pagpatindig na kanilang iglesia ang tunay na hindi pinapakialaman ng Katoliko. Dahil yun ang topic niya. Mr. Moderator, cutter of diction, pero okay lang mag-decide ka, pero please give me a chance to speak. Yes, sandali po, Brother Raywell. No? So may concern po kasi rito na ang sabi nga po niya na focus on the true church. No? And then ikaw po, ano po yung counter objection niya, kapatid? Bro Raywell? Ang gi-explain ko ng mga Sabadista sa panahon ni Athanasius, gibago ni Constantine, kaya gi-explain ko na hindi ang mga Sabadista na tunay, hindi na bago. Diyan. Punta yan dito sa amin ngayon, sa 1863, ang istorya. Kaya madaanan talaga yan. Moderator. Kasi true church pinag-usapan.
counter-objection. Sandali lang po. Sandali, Bro Jando. Nagpapaliwanag muna si Bro Rayuel. Sige po, tuloy po, Bro Rayuel. Oo, oh, kaya nga sabi ko, sa Kuan, 3 centuries, sa panahon ni Tonasius, ang founder niya sa Badista si Mark the Evangelist sa Coptic Church. Tapos, pinapasok sila ni Constantine sa Roma. Binago ni Roma ang ni Constantino ang 7th day, ang 2th Sunday. Yan man lang, don't worry, mawala naman yan. Yan man lang isang sinabi ko, kaya nga, nawala ang Sabat. Bro Drewell, okay na po yon. So, sandali po, pakikinggan ko ulit si Bro Jando po, no? So, Bro Jando, ano po yung concern nyo? Concern ko, Brother Angel, kapag ang Katoliko nag-stand as true church, hindi natin pinapakialaman ang doktrina ng ibang relihiyon, ng ibang ano, dahil focus natin sa pagpapatayo sa atin ng topic. Pero siya, napunta na sa Sunday, napunta na kay Constantine, napunta na sa Roman Empire. Ngayon, ang dapat niyang pagfokusan is paano niya patutunayan ng SDA ang tunay na iglesia. Mr. Moderator, hindi siya... Sandali po, Brother Ewell, ha? Sandali po. Para hindi tayo magkakasapawan dito. So, para nasa kaayusan po. So, yun po yung concern ni Brad Jando, no? Yun po kasing topic natin, True Church. Pero ang sabi nyo nga kanina, dadaanan mo talaga yon, tama? Dadaan ka doon. Paano ako mapapunta sa 1863, yeah, pag hindi ako magdaan dyan? Sige po, sandali po, ah. So, yun daw yung dahilan niya, Bro Jando, no? So, sandali lang, moderator's time, moderator's decision, para hindi po tayo magtagal ngayon. Ganun na lang. Sandali po, Bro Rayuel, no? So, meron ka pa sasabihin, Bro Rayuel? Last ko lang na concern, Bro Jando, kasi mula sa 1st century hanggang 3rd century, tapos 5th century, 1260 sa Revelation 12:6, hanggang papuntang William Miller, so, Whitehead 1963, hanggang ngayon, yan man ang explain ko na dyan kami na connect sa Truth Church. Marami talagang madaan nandyan. Okay, so sandali po, Brother Rayuel, ha? Moderator's time. So this is my decision po. Ganito na lang po, no? So ang mga nanonood na lang, ang magdi-decision dito, yun na nga, no? Yun ang presentation niya, yung pinaghandaan niya. Dadaanan niya muna yon bago siya dumaan dun sa True Church. And sige po, so that's sige, accepted true na lang. So bahala na po Mr. yung mga manonood dyan. Yes, so yun po yung kasi pinaghandaan nyo, no? So pwede na po tayo mag-start mag-resume. So yes, hintayin po natin yung ano nyo sa True Church po, no? So sabi nyo nga, ilang oras na ba ang naiwan, Mr. Moderator? Yes po. So kailangan dadaanan nyo yun, sabi nyo nga po. So let's respect po yung presentation nyo for now. So sige po, no? Thank you, Mr. Moderator. Yes, you still have 7 kagalang-galang minutes. Kagalang-galang na, Mr. Moderator, salamat. Ano ba yung ilan na lang minuto na iwan? You still have 7 minutes and 37 seconds po, Mr. Rayuel. Sorry? Of SD. 7 minutes and 37 seconds po, kapatid. Okay. Hindi, po. Ano, husky kasi? Ulitin mo nga ang oras o husky kasi? 7 minutes, you still have 7 minutes and 37 seconds. Ah, 7 minutes. May problema yung ano ko, bro. Marinig ko yung salita ko, mister. Opo. So, okay na po yun. Narinig nyo na po. Clear na po ba yung oras na remaining nyo? Sandali mo na kasi technical timeout. Sige po. Kasi di ko talaga maintindihan yung ano niyo. Hindi ko marinig ano ba, busis dyan. Salita ka nga, bro. Yung pong remaining nyo, 7 minutes and 37 seconds po. Okay, narinig ko na kayo. Sige, patuloy na ako. Okay po. Okay, sandali po, ah. Okay, mga kapatid, mag-resume po ang ating kapatid, si Rayuel ng SDA. He still have 7 minutes and 37 seconds. The time starts now. Continue po.
So, yun nga lang ang ibig kong sabihin, bro, dyan doon na nung binago ni Constantino ang Sabat na maging Sunday, kaya gipersecute sila dahil malabag doon, pinapatay kaya sa Revelation 6:1-8, ang white na kabayo, apat na kabayo dyan, naging black, naging red, black, white, hanggang naging luspad. Kaya wala nang maka against sa Kuan, Roman Empire na sa 313 to 538, sa 538, last na nag-against nila yung Ostrogoth, nag-surrender, nag-soko. Kaya yung remnant charts na naiwan na Sabbat Keeper sa 1260 years sa Revelation 12:6, 14:15-17, tinago doon sa wilderness sa Panginoon. Natapos ang 1260 years sa 1798, 538 to 1798, Dark Ages yan dahil wala talagang makalaban sa Roman Catholic Church at ang Sabbat nasa wilderness, Revelation 12:6. So 1798, tamang-tama, natapos dahil ang Papa si Pope Pio VI nakulong, Pope Pio VII namatay sa expedition dahil si Bonaparte, Napoleon Bonaparte nakigira sa Russia, ay kailangan niya yung budget, parang nirab out niya yung Vatican City, kaya kinuha niya yung mga paintings, valuable things, so na-close ang Vatican. Tamang-tamang Revelation 13:3 na sugatan ang Juan Hayop, the best one did. So, 1776, alam naman yung istorya, Committee of Juan 5, kung i-google niyo yun, sila yung nagawa ng Declaration of State in America that church and the state shall be inviolable. So, prior that, alam niyo man sa Dark Ages, 1260s, 538, 13th century, na hawak talaga sa Roman Empire, Roman Catholic, ang simbahan, ang state. Pero sa Kuan, Committee of Five, the Church and the State Declaration sa Amerika na inviolable na. Kaya noon sa panahon sa Kuan ni William Miller, preaching, yung mga remnant church na nagtago-tago, nandun, early 1830s, 1840s. Kaya doon kami nakunik kasi yung mga early pioneer ng 70 Adventist, doon sila na join kasi yung pula ni William Miller hindi natuloy. Mabasa ninyo yan sa biography ni William Miller at saka hindi lang ang remnant church nandoon, lahat mga Catholic, Muslim. Mabasa ninyo yan sa The Great Disappointment Day. Na yan sa Google. So 1843 to 1863, alam niyo naman yan na diyan nag-umpisa ang 70 Adventist Movement. 1 Corinthians chapter 12:28-29, the church need first apostles, prophets, pastors, teachers, healers, ministers, rather administrators. So, kinawa nila si Ellen G. White kasi kailangan na sa simbahan yan eh, prophetess. Kaya kumpleto sila. Tapos sabi ni Paul din sa 1 Corinthians 3:10-11, He is the master builder if you build what Jesus built. So si Jesus mayroong preaching, preaching, at saka healing yan ang ministry ni Jesus. Kaya ang 70 Adventist, may school, hospital, may mga pastor, printing press. Kaya from 1860 sa 1843-1863, giregistered nila dahil sa Kuan, Revelation, Mr. Moderator, sabihan mo ako pag 2 minutes lang ah. Sa Revelation, Kuan, rather sa Romans chapter 13 verse 1, last 3 minutes magpa- po, 3 minutes. Okay, kailangan magpaano tayo sa ano sa gobyerno kasi kung ano yung authority sa gobyerno, yun din ang authority sa Diyos. Kaya sa required sila sa gobyerno magparehistro para ma-tax-free sila. So ang unang founder sila si James White, Joseph Bates,
Lindsey White and N.G. Andros, 1863. Sa State of America lang yun. Dahil sa Pilipinas, iba na naman ang founders doon sa Pilipinas. Kasi ang giparegister nila, yung business lang eh, yung corporation. Kasi hindi mo maparegister ang simbahan kasi the church and the state shall be inviolables. 1776, Committee of Five sa Amerika. Kaya ngayon, ang 1780s, may general conference, union, division, local conference. Galing yan sa apostoles, yung mga Sabbath keeper hanggang sa panahon ni William Miller, Willie G. White, 1863 hanggang ngayon, connected talaga sa mga apostoles yan ni Kristo. Kasi ang 17th Adventist, mayroong sa Pilipinas, mayroong local conference, mayroong mission, federation, association, fellowship, local congregation. Connectado talaga yan ni Kristo dahil ang Sabat, tapos Koan, Adventist, si Binti Adventist, ito sila, si Brother Jando. Adventist din ito kasi nag-ano sa Panginoon eh, naghintay din ito kasi ang meaning sa Adventist, waiting the imminent second coming of Jesus. Pero, Koan lang sila. Kami, Seventh Day Adventist. Kamu mga Katoliko, First Day Adventist. Pero, last 1 minute. Ang Koan, ang sa Seventh Day, kaya nasabi namin na tunay kami, Remnant Church, dahil kami yung nakaklaim sa mga Sabbath Keeper na gipersecute sa panahon sa Roman Catholic, Roman Empire, naging Roman Catholic, tapos sila namang nasa wilderness, lumalabas, naging visible, 1843 to 1863 until now. So, ang Seventh Day Adventist na tinayo ni Kristo, nagpatuloy hanggang ngayon. Well, hindi na putol. Kaya kami yung tinatawag na Remnant Church. So, yun lang po. You still have 30 seconds? Wave nyo na po. May 30 seconds ba? Wala na po. Sige, wave ko na lang yan. Po. Wala na po. 5 seconds na lang po. Okay, yan. So, yan po, no? Natapos na po yung unang presentation ng affirmative ni Brother Ruel Celebrant, no, ng Seventh-day Adventist, no? So, yan po lahat po na nakikinig ngayon. Sana po marami po tayong matututunan ngayong gabi ito. Ayun po yung mga paliwanag ng ating kapatid, si Brother Ruel. Brother Ruel, may itanong ko lang, hindi ko na itanong kanina. So, may ma-experience na po kayong debate dati, kapatid? Oh, bro. Matagal ako sa DEVCON. Ah, nakikipag-debate na pala ka sa DEVCON. Ayun, ayun. So, may idea na pala. Tama, tama. So, hindi na tayo mahihirapan. So, anyway, magpo-proceed na po tayo sa negative naman stand, no? So, si Bro Jando, are you ready? Para doon naman po tayo sa, no, hindi presentation, but is a cross-examinations or question and answer portion para po doon sa pinresent ng ating kapatid ni Brad Rayuel ng SDA. So Brother Jando, wait, ano lang natin ng timer. You have 7 minutes to cross-examine Brother Ruel. So wait po, ha. Okay, ready na po ba? So for cross-examination, this is CFD Brother Jando Alabado. The time starts now. Okay, hello. Ang unang tanong ko kay Ruel. Sangayon ka ba na ang true church ay dapat founded by Jesus Christ? Yes or no? Yes, founded talaga si Jesus Christ sa true church. Kaya kami nga, yun eh, guys, kasi 70 Adventist talaga yung tinayo ni Kristo, hindi First Day Adventist. Kaya nakunik kami sa panahon sa 1st century, 2nd century, 3rd century. Kasi mayroon akong napakita na connectivity namin hanggang sa panahon nila ni William Miller, okay, at Lee Jewett sa 1863 hanggang ngayon. Brother Ruel, okay na po yun. So next question please. Next question, saan natin nababasa na ang Seventh Day Adventist was founded by Jesus Christ? Ang Seventh Day Adventist kasi
Objection, si moderator. Siya ang... Brother Ewell, sandali po. May objection po yata tayo dito. So, Bro Jando, ano po yung objection nyo? Hindi ko hinihingi ang opinion niya. Ang tanong ko, Brother Angel, saan natin mababasa? Ibig sabihin, ibigay niya pangalan ng ano ng referensya. Saan natin mababasa ng Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ? Okay, Brother Ewell, okay, Mr. Moderator. Yes, sandali lang po. The question... Sandali po. Ah. Sige po, ano po yung ano nyo? Ano po yung concern nyo, Brother Raywell? Klaro naman yung sagot ko. Hindi pa lang niya pinatapos eh. Okay, Brother Raywell, ganito po ang gagawin natin. No? The question is clear po, no? Saan were in the Bible na natin mababasa daw? No? Where? So, ibig sabihin, Brother Angel, yes, I am yes, not bro. Asking kung where in the Bible. I am asking... Saan natin mababasa? So, magbigay siya. Encyclopedia. Reference. Encyclopedia. Okay. Na mababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ. Okay, Bro Raywell, malinaw po yan. Categoric. Sandali po, Brother Raywell. Ang question po is categorically, so saan? It's either you can present, magbasa ka ng references, or even the Bible verse po. Saan daw mababasa yon yung tinatanong niya? And then may counter objection kayo, Brother Raywell? Wala na. Sasagot na ako. Okay, so categorically po, and then you have 20 seconds po, no, to explain. Okay, sadali po, i-resume natin yung time, no? Kasama po kasi yan. The time starts now. Okay, wala po, dahil hindi po si Kristo naglagay ng pangalan sa iglesia niya, kaya wala kayong mabasa kahit Katolik, wala. Ang mayroon po natin, maintindihan natin, dahil si Kristo, si Bendisya, tapos ang naghintay, Sabat, ano? May, ano ba, mayroong objection? Time na po, 20 seconds po. Okay, next question. Okay na po. So next question, bro. At dahil inaamin mo na wala pa lang mababasa. Mr. Moderator, technical again kasi hindi ko naintindihan, hindi ko talaga marinig yung ano. Sorry po. Just okay, one yung pong kaninang time na sinabi kong time, hindi niyo po narinig, Bro Raywell. Kaya naghinto ako dahil akala ko may nag-object kasi mayroon talagang biglang magsalita, marinig problem. Ko na iba. Mm. Okay, anyway, nakapost naman po yung time natin, so we are on the next question. So, naririnig niyo po ba si Brother Jando? Sige bro, salita. Okay, so resume na po tayo sa next question po. No? Ako po, naririnig niyo loud and clear? Sige bro, klaro. Okay, so Bro Jando, the time starts now. Resume po tayo for your next question. Okay. Dahil sinabi mo na wala palang mababasa sa inyong mga encyclopedia na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ, then inaamin mo na gawa-gawa mo lang yon at wala palang ebidensya doon. Okay, hindi po gawa-gawa dahil di ko sinabi na walang mabasa, na wala na dahil wala ka rin mabasa na nagbigay si Kristo ng pangalan. Pero intindihan mo talaga na si Binti dahil si Kristo sa Badista, tapos ang mga apostolis naghintay. So si Binti at Bintis talaga ang tinayo ni Kristo. Next question po. Okay, next question. Sa ngayon ka ba sa sinasabi ng programang ng SDA program na pag-aralan natin with Johnson Amican na before 1863 wala pang Seventh-day Adventist o tutol ka sa kanya? Okay. Wala pa ang mga property. Objection, kasi, moderator. Ano yan eh, persecuted. Sandali po, Brother Ewell. Mayroon po tayong objection. Yes, Bro Jando. Ano po yung objection nyo? Wala akong tinatanong about sa property. Ang tanong ko sa kanya, sang-ayon ba siya sa sinabi sa isang SDA program na pag-aralan natin, ministry, na si Johnson Amican, sinabi niya, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Totoo ba yon?
o tutol siya doon? Yun ang tanong ko, totoo ba yun o tutol siya doon? Okay, Bro Reuel, may malinaw na ano po, no? May pagpipilian, sang-ayon ka ba o tutol ka doon sa sinabi ng taga SDA? Sang-ayon, no? Tapos po, kung sang-ayon, please explain. Pag tutol, please explain, but you need to answer categorically muna yung first answer. Sang-ayon po ako, pero hindi yung ibig sabihin niya, yung registrado na SDA as a corporation. Kasi 1863 pa na register eh, pero exist na sila, not registered. Next question. Okay, next question. Ayon sa history of the Seventh-day Adventist Church, na before lang Seventh-day Adventist lumabas, ang Adventism ni William Miller ay standard observance. Sunday observance. Sangayon ka ba dyan o tutol ka? Sangayon ako na si William Miller ay Sabbath keeper. Objection, pero moderator. Pero tulad ni Nebuchadnezzar, sadali po, Brother. Hindi naman si Nebuchadnezzar Israelite, eh, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Bro Reuel, sandali po, in-stop ko muna yung time, pinos ko muna. Mayroon pong objection uli si Bro Jando. Yes, Bro Jando, ano pong yung objection niya? Wala ako sinabi na si William Miller ay Sabbath keeper. Ang sabi ko, ayon sa History of Seventh-day Adventist, pages 8 to 9, na si William Miller na kanila pinanggalingan is Sunday observer. Sang-ayon ba siya rito sa History of the Seventh-day Adventist na si William Miller ay Sunday observer o tutol siya rito? Okay, Bro Reuel, dalawa, may pagpipilian uli sa question niya. Sang-ayon pa objection, ba? Objection. Sige po, Bro Reuel, ano yung objection niyo? Debatable kasi yan. Galing kami ni William Miller. Kaya not answerable to me. Okay, so we can proceed to the next question. Tama po ba? Yes, next question. Kasi explanation lang, no? It's not objection. Si mayroon na kasing mga kuan, yung mga invisible remnant church doon sa 1260 na nag-join doon, at saka hindi lang doon ang nag-join ang mga remnant church, pati yung mga Catholic, mga Muslim, mga ibang sikta. Mabasa yan sa The Great Disappointment na kuan na sa Google. So, noong nag-preaching si William Miller, si Ellen White, yung mga ibang mga tao, galing ni William Miller yun, pati yung mga Adventist na mga naging visible. So nung naano na sila, gusto na silang magporma, kinuha nila si Ellen G. White. Kaya na-convert si Ellen G. White doon, naging Adventist, kasi hindi naman yan Adventist si Ellen G. White noon. Okay po, okay na po. Yun yung ano ko, explanation na hindi ko sasagot niya na galing kami doon ni William Miller. Okay po, clear na po, no? So loud and clear na po yun. So yes, let's proceed to the next question daw po, Bro Jando. The time starts now. Sabi mo, hindi kayo galing kay William Miller. Ang sa inyong Alpha and Omega Volume 8 sa Article 7 the Adventist, ang sabi dito, they follow the Reformation tradition and see themselves as continuators of the Millerite heritage. Sabi mo, hindi kayo galing kay William Miller. Bakit sinasabi ng inyong Alpha and Omega Volume 8 na kayo ay continuators of the Millerite heritage? Okay. Sagot. Nasabi kasi nila yan na continuator kami kasi sa Revelation 10 verse 8 to 10 na noong hindi natuloy ang preaching ni William Miller na darating si Kristo, pagbasahin mo sa 11, ang sabi kasi doon, preach this prophecy again to all nation kings. Time. Kaya kami time yung nag-contuitor. Brother Ayuel, next question please. Ano ba talaga ang totoo? Sabi mo hindi kayo galing kay William Miller o ang sabi ng Alpha and Omega nyo na galing kayo kay William Miller? Sino sa dalawa nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang Alpha and Omega nyo? Hindi kami nanggaling ni William Miller. Sinabi lang dyan na continuator kami ni William Miller dahil nga ulitin ko yung sagot
kasi ulit yung tanong mo, dahil yung Revelation 10 verse 11, ang sabi doon, pagkapalpak sa hula ni Will Miller, sabi doon, preach again this prophecy to all nation kings. Revelation 10 verse 11. Time na po. 20 seconds na po, okay po. So next question, Bro Jando. Paano kayo naging continuator kung hindi kayo dun galing? Kinaging continuator nga kami dito sa 11 dahil kung tingnan mo ang Revelation 10 verse 8 to 11, yung 8 to 10 yun ang prediction na hindi natuloy ang ano ni William Miller, pero ang 11 sabi doon, ituloy ninyo ang pangangaral sa mga hula nga sa basahin ito, basa Revelation 10 verse 11. Kaya kami yung nagpatuloy, kaya continuator ang tawag sa time amin. Time na po, time, Brother Ewell. Okay, you have 1 minute more, Bro Jando. Next question, 1 minute na lang. Oh, 1 minute na lang. Okay, meron pala 1 minute. Okay, ang next question ko naman is, kung kayo ang tunay na iglesia, ano ang ginawa ninyo para maging libro ang Biblia? Okay. Kami ang nagawa sa Biblia dahil yan si Athanasios. Sabadista yan eh. Sabadista yan bago nag-convert ang Roman Empire sa Sunday ni Constantino. Ano na si Atanasio? Sabadista pa. Time, 20 seconds na po. Okay, next question, 10 seconds na lang. Okay. Dahil sabi mo meron kayong ginawa, ano nga ang ginawa ninyo para maging libro ang Biblia? Time, tapos okay. Na po. Ayan. So, yan, no? Maraming salamat po sa... Di maganda yung topic natin sunod, Biblia, kung sinong gumawa niya. Tapos na po, brother. Wala na pong oras. Yung 7 minutes na consume na po ni Brother Jando. Okay. So ngayon, di naman okay. Ako nagbanggit ng Biblia, brother. Hindi, okay na po yun. 7 minutes, tapos na po yung question and answer natin, yung cross-examination. So magpuproceed tayo sa next segment natin na presentation ng negative stand. So yung po, no, actually pwede nating sabihin ito, no, mga kapatid, brothers and sisters, pwedeng itong maging hindi lang sa talakayan eh, medyo there is a difference between talakayan and debate. So I think this is the best ano dito, the title is a formal debate talaga, no. So sa mga thumbnail natin, pwede nating ilagay na debate talaga to, no. SDA debate, no, versus Catholic Faith Defender. So it's really a debate kasi kompleto siya with timing, with moderator. So it's a formal debate po, no. So yan, maraming salamat po sa dalawa nating magiting na taga-debater, no, ng SDA, Seventh-day Adventist, Brother Raywell, and Brother Jando ng Punto Por Punto Catholic Faith Defender. So ready ka na po ba, Bro Jando? Para mas mabilis tayo, you have 15 minutes for your negative stand, no? So presentation mo as a negative. Yes, para i-ano mo lahat yung mga yung side mo ngayon na mamaliin mo yung mga sinabi niya. So 15 minutes, are you ready? Yes, Bro, ready na ako, Brother Angel. Okay. So now the time starts now. Okay, unang-una, hindi totoo na ang Seventh-day Adventist is untrue church. Bakit? Inamin niya na when you say true church should be founded by Jesus Christ. Yung kanila naman, founded by Ellen Goldwhite. So, iba na. Next, ang true church should be founded in Jerusalem. Ang Seventh-day Adventist, tinayo sa Battle Creek, Michigan, USA. Malayo rin. Tapos, ang true church itinatag noong unang siglo. Ang Seventh-day Adventist itinatag noong 1863. Kaya nga ang sabi ng kanilang kasamahan na si Johnson Namikan
na before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Narito, parinig ko sa inyo. Mula sa 0917-839-9322. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang tanong to, ha? Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. Ito, unang-una, Brother Johnson. Doon sa una muna. Gusto kong unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan ng kasagutan. Ano, okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Tuloy natin sa ayan. Hindi ho siya movement na tinatawag. At yun nga ang maganda doon sa tanong kasi ni tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Oh, kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. Kaya ang akala naman ng iba, porkit merong Advent, Seventh-day Adventist na. So hindi po. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Ayan, maliwanag yung sinabi ng kanilang official teacher nila. No? Na si Johnson Amican. Na yung kay William Miller, yung Advent Movement, hindi yun Seventh-day Adventist. Lumito lang ang Seventh-day Adventist noong 1863. And before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Eto naman si, si Rio Will, naninindigan, kabaligtaran sa sinasabi ng kanilang preacher. Kabaligtaran. Pangalawa, no? Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niyo noong binubuo ang Biblia na isang libro. Ginamit ba naman niya si Athanasios? Okay, so silipin natin ngayon. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, objection. Yes, bro. No, pinause natin yung oras po. Ano po yung objection niyo, Mr. Rayuel? Eh, di po Bible yung topic namin. Kaya nga sabi ko, sa sunod na series naman talaga kaya namin, patunayan ako na Seventh-day Adventist na gawa sa Bible, patunayan din yan RCC. Para doon na topic namin. Counter-objection. Okay, so, sige, anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Bro Jando? Tinanong ko siya kanina kung kayo ang True Church, anong ginawa nyo para maging libro ang Biblia. Ang sabi niya, sila daw ang nag-compile. Sinagot niya yung kanina. Kaya ngayon, kailangan kong yun. Kasi sinagot niya kanina At di naman yun malayo sa paksa. Kasi ang talagang nag-compile ng Biblia ang True Church, di naman pwede na ang mag-compile hindi ang True Church Connected yun, kaya hindi yun out of topic. Sige, Moderator. Mr. Moderator. Kaya nga, Mr. Moderator. Sige po, bro. Bro Rewell, go ahead kaya, po. Kaya nga, nag-object ako kasi baka naman kung maiba ang ano ko mamaya, mga tanong, baka magreklamo na naman siya. Kaya inunahan ko na hindi na rin siya makareklamo pag malayo ako mamaya. Sige, patuloy. Ay, talagang magre-reklamo ako pag lumayo ka. Ang tanong ko ay hindi, ang sinalaysay ko naman, hindi malayo, Moderator. Sandali, Bro Jando. Yes. Hindi Bible so, kasi, bro. Hindi naman topic sandali. Natin Bible. Wag po, sandali po. Wag po kayo mag-usap. Bro Royal, sandali po. Mayroon po kayong moderator dito. So, yun po yung concern nyo sa both side, no? Napakinggan naman natin. So, yun, malinaw po. Medyo tanggap naman ni Bro Rewell na yung sitwasyon. So, let's proceed na lang po sa presentation mo, Brother Negative. Pero Mr. Moderator, tanggap ko yun ha, pero sana hindi yes. Siya magreklamo pag malayo din ako, hindi man lang layo. Yes, basta tingnan po na lang po natin mamaya, let's just listen to the presentation muna po, no? So let's focus on that and mamaya na po natin sa cross-examination natin yan. So go ahead, okay, Mr. Kagalang-galang na Moderator, salamat. Yes po, salamat din po. So Bro Jando, you have 11 minutes and 54 seconds. The time starts now. Okay, ang True Church lang naman ang inag-iwanan ng mga apostol ng kanilang mga sulat.
Kaya ang true church lang naman ang makakagawa ng Biblia. Ang true church lang naman ang makakapag-compile ng Biblia. Eh, ang topic niya, SDA True Church eh. Kaya ko siya tinanong kanina, ano ang ginawa niyo noong ginagawang libro ang Biblia? Dahil hindi naman pwede ang mag-compile niyan pagano. Hindi naman pwede na mag-compile niyan Muslim. Siyempre, mag-compile niyan yung True Church. Kaya sila pinag-iwanan ng mga sulat. Nang magsulat si Apostol Pablo, kanilang iniwan yung kanilang mga sulat doon sa kanilang mga alagad na kaanib sa True Church. Kaya ang yung mga alagad niya ang makakapag-compile noon, hindi pwede yung iba. Kaya connected yun, huwag mo sabihing malayo. Pag lumayo ka, naglagang magre-reklamo ako. Next, isa sa mga presentation niya kanina na hindi ko na lang in-object dahil sabi niya dadaanan niya daw yun eh. No, na si Athanasios dinawit niya. Alam niyo ba si Athanasios? Si Athanasios kabilang niyan sa Nicene Christianity. Anong Nicene? Member siya ng Council of Nicaea. Sino ba ang may-ari ng the Council of Nicaea? Katoliko. O, pagpakitaan ay ng ebidensya ha. Ginamit niya Sabbath Keeper. O, talagang Sabbath Keeper 'yon pero Sunday 'yon. O, eto. Athanasios of Alexandria. Yan. Pakita ko sa inyo sa screen yung Athanasios of Alexandria. Ayan. Oh. Yan o. Athanasios of Alexandria. Ayan. Si Athanasios of Alexandria, isa siyang Nicene Christianity o kaanib siya sa Council of Nicaea. Yan ha. Oh. Occupation, Pope of Alexandria. Aba, Pope pala ito. Si Athanasios. Ano pa? Siya ay Trinitarianism. Oh, ay Nicene Christianity. Nicene, taga Nicaea, Council of Nicaea. Ano ba ang credo ng mga Nicene Christianity? Alam niyo ba kung ano ang credo ng Nicene Christianity? Eto. Ang credo ng Nicene Christianity, dito ko na lang ibabasa sa baba, ano? Ito, isa sa mga credo ng Nicene Christianity. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who was spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic and Apostolic Church. I confess one Sir, baptism. Oh. Yes po, sandali po, ta-time post tayo, no? So may objection po si Brother Rewell. Ano po yung objection nyo? Go ahead. Nag-affirmative naman siya sa Roman Catholic Church. Dire, mag-negative siya sa... Counter-objection. Patunay naman siya na totoo. Sandali po, Jando, patapusin po muna natin siya. Yun lang sa akin, Mr. Moderator. Kasi dito siya mag-ano sa akin para di kami mawala sa debate. Dito siya mag-negative sa... Kasi sa sunod, Katolik na naman ang itayo niya eh. Okay, okay. Okay na po yun. Narinig na po ni Bro Jando. So, may counter-objection ka, Bro Jando? Go ahead. Ang counter-objection ko, hindi ako nag-stand sa Catholic Church. Ang sinabi ko lang, yung sinabi niyang Athanasios na Sabbath Keeper konektado sa Bede Adventist Church, ipinakita ko lang na si Athanasios of Alexandria ay isang Katoliko. Hindi siya sa Bede Adventist Church. Inangkin niya okay, si Athanasios kanina. Narinig mo yung Maradja, inangkin niya si Athanasios kanina eh. Yes, yes. Okay. Oh. Hindi ako lumayo. Sandali po, sandali po. So, ano yung concern mo, Brother Rewell? Nagbanggit na siya na one holy Roman Catholic Church daw. Ano yan na nagpatayo naman siya. Kaya, huwag naman magpatayo muna. Negative siya eh. Okay, so copy po, counter-objection, Moderator. Oh, Bro Jando, sige po, concern. Ang counter-objection ko, hindi ako nagpatayo. Sinabi niya kasi kanina, Moderator, na si Athanasios ay Sabbath Keeper. Ngayon, si Athanasios ay member ng Nicene Christianity.
Kaya binasa ko ang Nicene Creed. Sa Nicene Creed, nandoon, sa Nicene Creed, I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. Ibig sabihin, si Athanasius, hindi Seventh-day Adventist, kundi Katoliko. Okay, copy po, no? So, na po natin, napakinggan na natin ang both sides. So, bahala na po ang mag-judge ngayon ang mga nanonood sa atin. So, mamaya po, i-ano nyo na lang po sa rebuttal yan, Brother Ruel. Na po? So, para makapag-proceed na po tayo, kung ano man yung concern natin, you can say that in a rebuttal stand. Mr. So, Moderator, sorry yes kung po. Nag, ano ako, object, kasi para lang din na pag baka naman mag, iba ako sa tingin niya, baka naman mag-object din siya para hindi na rin siya ka-object dahil siya nag-una ng mga ganyan. So yun lang, Mr. Moderator. Sige po. Okay, copy po. So okay, salamat po, Brother Joel. So ngayon, continue po tayo sa negative stand presentation ni Brother Jando Alabado. The time starts now. Okay, bago maubos ang oras ko, papaalam ko lamang na ang live viewers natin sa YouTube ngayon ay umaabot na ng 860 at sa Facebook naman ay 345. Naku, dito ka lang makakaranas ng ganyan karaming manunood. Riowel. Okay, next naman tayong ano. Mayroon naman siyang sinabi naman na si William Miller daw ay okay naman siya na si William Miller ay Sunday observant. So hindi siya Seventh-day Adventist, there's Sunday observer si William Miller. Yung kanyang tindig, eto ang reality. Hindi sila ang remnant church. Bakit? Kung sila pa ang remnant church, dapat sana Judaism sila ngayon. Ginamit niya kanina sa kanyang stand na si Kristo ay Sabbath keeper. Si Kristo is Judaism. Si Kristo ay hindi Seventh-day Adventist. Si Kristo, ayon sa Lucas 4:16, ayon sa kanyang nakasanayan, tuwing Sabado ay nasa sinagoga siya. Yung siya ay bata pa, wala pang Seventh-day Adventist noon. May Judaism na may sinagoga. At siya ay pumapasok sa sinagoga ng Judaism. Hindi sa Seventh-day Adventist. Pangalawa, hanggang ngayon may sinagoga pa ang Judaism pero walang ni isang member ng Seventh-day Adventist ang pumupunta doon tuwing Sabado. Inaamin naman yan ni Gilier Pacanya na ba't daw sila papasok sa sinagoga eh meron naman silang sariling simbahan. Next, yung pagsinabing remnant, ibig sabihin natira. Kung natira, eh dapat sana Judaism sila ngayon. Eh kaso walang connection ang Seventh-day Adventist Church sa Judaism. Oh, katunayan, hindi kinakilala ng Judaism ang Seventh-day Adventist as continuators of their legacy. Hindi nila kinikilala yun. Pangatlo, ang sign ng Seventh-day Adventist is Biblia na may cross na may apoy. Ang sign naman ng Judaism is Star of David. Oh. So hindi talaga ang layo, no, ang layo. Next, ang Judaism naman hindi tumatanggap sa New Testament. Kaya paano naging remnant itong Seventh-day Adventist eh tinatanggap nila ang New Testament? Oh. So simula pa kanina, pinataas ko lang ang oras para mas may paliwanag ko ng husto. Hindi natindigan ang aking katunggali ang kanyang tema. Bakit? True church must be founded by Christ. Sila, founded by Ellen Goldwhite. True church must be founded in Jerusalem. Sila ay founded in Battle Creek, Michigan, USA. True church must be founded in first century. Sila tinatag noong 1863. Diyan pa lang, yan ang patunay na hindi nakatindig ang kanyang paksa. Ito na lang. Thank you. Mayroon ka pang 5 minutes more? Okay ka na doon? Ano ko na yung brother Angel? Wait lang. Okay, wave muna. Yes bro, wave ko na.
Okay, so yan po, no? We wave na yung 5 minutes negative stand po ng ating negative stand ni Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender, no? So ngayon, dumako na po tayo sa dito sa cross-examination by our brother SDA Reuel Carillo, no? So ngayon po, para sa lahat ng mga nanonood, nandito po umuli tayo sa punto 4 punto debate, no? Live debate po tayo between SDA and Catholic. And the topic is, para sa mga bagong ano lang po, no? Kaano lang po ng viewers natin ngayon, yung bagong viewers natin, kapapasok lang. So ito po ang topic natin ngayon ay patutunayan ng SDA na sila po yung true church. At yun naman po, tututulan ng ating negative stand na si Brother Jando Alabado ng punto 4 punto Catholic Faith Defender. So nandito po muli tayo sa debate, no, between SDA and Catholic. So now let's proceed to the... Okay, tapos na po yung cross-examination. Let's... nasa cross-examination po tayo ngayon, 7 minutes. Bro Reuel, ready ka na po ba para mag-cross-exam kay Bro Jando? Ready na po. Okay, i-ano natin yung ano? Time natin, you have 7 minutes, no, to cross-exam Brother Jando. Okay. Now ready, the time starts now. So, sabi mo bro, excuse me bro, technical time out bro. Ano po 'yon? Bro, technical time out. Di ko marinig talaga yung ano diyan. Narinig ka po namin loud and clear. Pwede, kapatid. Pwede paki-mute yung iba na kuan parang ano eh. Yung okay, paki-mute po yung mga Okay. I-mute ko muna yung nandito sa Messenger room si Gani Timmy Serrano. Oh sige, go ahead bro. Di ko talaga may ano, sorry po. Oh sige, okay na po ba? Clear? Okay na. Salamat. Okay. Sige po. So let's resume po. The time starts now. Go ahead po. So sabi niya, ang founder daw sa Seventh-day Adventist Church, si Ellen G. White, saan ka po sa buong mundo makaparehistro sa simbahan ni Kristo? Saan po? Bro Jando? Mr. Madal? Yes. Sandali lang, ha? Ano yung tanong bro, niya? Hindi ko maintindihan tanong niya eh. Sandali lang po, no? Bro Reuel, pakiulit lang daw po yung tanong. Hindi niya mag-gets yung tanong niyo. You have 16 minutes and 13 seconds po, no? So, pakiulit lang daw po, kapatid. Okay, go ahead. Pakiulit lang ang oras muna kasi mag-explain ako ulitin eh, di ba? Sige po, naka-stop po tayo sa time po. Time po. Yung tanong ko, dahil kagalang-galang na moderator, dahil inaccuse niya si Lindy White na founder daw sa church, sa Seventh-day Adventist Church. Samantalang, ang explanation ko kanina, we are the founders of the church corporation kasi mayroon silang paaralan, mayroon silang hospital, mayroon silang printing press. Sila ang founder niyan. Hindi sila founder sa church. Kasi sa buong Pilipinas, sa buong mundo, iba-iba ang mga founders sa Seventh-day Adventist, dahil makaparehistro ka lang sa korporasyon, sa school, sa hospital, sa printing press. So ang tanong ko, saan sa buong mundo na pwede irehistro ang simbahan? Saan? Okay, ito. Hindi pwede Sandali po. Oh. Sandali po, Bro Jando. No? Naka-pause kasi in time. So, yun, nililaw lang yan, no? So, pinos natin yung time. So, naintindihan na po ba yung tanong, Bro Jando? Yeah, sikapin ko na lang masagot kahit na medyo nakakalito yung tanong. Try ko lang sagutin.
Okay, sandali po. Mr. Moderator, after said comments, kung hindi niya naintindihan, ulitin ko. Wag na. Okay, ulitin. Sandali po. Huwag po kayo mag-usap, bro, may moderator lang kayo. Sandali po, Bro, talaga nakakalito naman talaga eh. Bawal ako magsabi ng totoo. Kaya bro, sandali, nga, magtanong ka ulit. Okay, magsalito bro, ka. Well, hindi ka mag-comment. You have moderator po. Please, i-ano na po natin yung ano. So, ganito po yan, no? Ang mangyayari dyan. Excuse me, Mr. Bro, moderator, excuse me. Yes, bro, Real. Sige po. Dalawang business na niya ginawa. Yun, ang sabi ko, wala tayong ganyan. Kung hindi ka nakaintindi, bro, nalito talaga ko, ulitin mo. Hindi kayo magsagot ka na mag-side comments ka dahil ano na yan eh. Ad home na yan eh. Okay, so okay na po yun. Narinig na po yung concern niya ni Bro Jando. Okay po. Okay na po, Brother Ewell. So, yun na, no? So, sige, i-avoid daw na po natin yung Bro Jando. Now, nasa answering portion na po siya, no? So sasagot na po siya daw, kapatid, ha? So okay na po. So just listen po dun sa sagot ni Brother Jando. Brother Jando, the time starts now. Hindi pwede iparehistro ang iglesyang tinayo ni Kristo dahil ang requirement ng rehistrasyon, kailangan pumirma ang founder. At hindi ako nag-aakusa. Yan ay nasa kanilang fundamental belief na siya talaga ay founder ng Seventh-day Adventist Church. Walang corporation nakalagay dyan. Next question po. Okay, next question. Yang sa fundamental beliefs, registration ba yan or libro? Eto, sagot ko. Ang fundamental belief ay ang official teaching ng Seventh-day Adventist Church. Kung saan sinasabi, Mr. dito... Objection, Mr. Moderator. Okay. Categorically. So, Brother Ewell, ano po yung objection niyo, kapatid? Ang tanong ko po kagalang-galang na moderator. Sandali, nag-ano na naman. Na yung binasihan niya na wala daw babasa na corporation. Ano ba 'yon? Aklat or registration na kuwan? Paper. Sumagot naman ako, moderator. Sabi ko, aklat ito, official teaching ng Seventh-day Adventist Church. Okay. Yes, sandali lang po, Bro Jando. Okay, ganito po yan. Sinabi ko libro, bro. Sandali. Okay. Wala muna. Huwag kayo mag-usap, bro. May moderator kayo. Sandali po, ha. Okay, Bro Rewell, naano na po yung concern nyo, no? Yung sabi nyo nga, may categorical question. So, ang sabi naman ni Bro Jando, ulitin na lang po natin yung sagot niya, no? Okay na po yung tanong mo, Brother Ewell. So, Bro Jando, time nyo po, categorical lang questions, and then you have 20 seconds to explain. The time starts now. Ito ay libro kung saan nakasulat ang official teaching ng Seventh-day Adventist Church. At ayon sa kanilang official teaching, si Ellen Goldwhite is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Period. Wala namang corporation dyan eh. Okay. Naging founder ba si Ellen Goldwhite dahil sa registration or dahil sa libro? Objection, moderator. Okay, time pause po tayo. Ano po yung objection niyo, Brother Jando? Ang categorical question eh, wala akong pagpipilian dahil wala doon ang tamang dapat isagot. Mr. Moderator. Yes, Bro Rewell. Rewell, sige po, go ahead. Sabi niya, nabasa daw niya sa libro na founder si Ellen G. White. Kaya ang tanong ko, saan ba basihan siya na naging founder? Sa libro or doon sa registration sa SIC? Ah, okay. Categorical, klaro naman yan. Okay.
Okay, so klaro po yung tanong, no? So ngayon, sandali po, Bro Jando, no? So i-resume natin yung time for your answers to the questions. Okay, the time starts now. Pareho. De, kung ano yung kanilang ipinarehistro doon sa rehistrasyon, syempre, yun ang ire-record sa kanilang libro. Alangan naman ng ire-record sa libro sa lungat sa talagang nangyari. Siyempre, kung ano yung kanyang ipinarehistro doon, ang talagang nangyari, ni-record yun ng libro. Kaya pareho ang sagot. Siya ay founder sa rehistrasyon, kaya ini-record ng libro. Yun ang sagot. Next question. Masagot po na eh. Next question. Doon sa registration, giregister niya ang Seventh-day Adventist Church lang? Or giregistered niya ang Seventh-day Adventist Church Corporation? Ayon dito sa Fundamental of Belief, ang kanyang iniregister ay ang Seventh-day... Objection, objection, Mr. Moderator. Sige po. Sa kuhan? Beliefs, fundamental beliefs, doon sa registration, kasi sabi niya, pariha lang daw eh. Kaya ang tanong ko, doon sa registration sa SIC, 1863, ano ba ang giparegister nila, ilang apat? Yung Seventh-day Adventist Church lang? Or yung corporation sa Seventh-day Adventist Church corporation? Mga schools, mga hospital, mga printing press. Yan ang tanong ko. Be responsive. Mm-mm. Etong sagot. Okay. Sandali po, sandali, sandali. Sandali po, na? So, kasi may timer tayo dito. So, okay. So, naintindihan naman, Bro Jando, no? Yung questions. So, your answers. We have 3 minutes and 46 seconds po, no? For the cross-examination tayo. So, answer na po tayo sa tanong ni Bro Raywell. Eto. Resume now. Okay, the time starts now. Eto ang sagot. Ang kanyang ipinarehistro ay ang Seventh-day Adventist Church lang. At sa Seventh-day Adventist Church lang, kasama na doon yung mga hospital, mga paaralan, yung corporation. Under yun sa Seventh-day Adventist Church lang. Oh, yan na, kinumpleto ko na. Seventh-day Adventist Church time, lang. 20 seconds. So, next question, please. Kung na-register ni Ellen G. White ang Seventh-day Adventist Church, bakit sa buong mundo kailangan pa ng registration ng ibang mga founders? Okay, sagot ako. Sige, sagot na ako. Kailangan talagang iparehistro ang mga local chapters. Hindi naman nila ipinaparehistro ang pangkalahatan, kundi ang local chapters. At kailangan talaga iparehistro yon. Next question. Okay. Pwede ba makabigay ka ng mag-google mo ba niyan? Pwede ba makabigay ka ng registration ng kahit anong registration sa buong mundo na walang corporation or incorporated? Pwede ba makabigay ka? Yes, ito na mismo sa inyong aklat, Fundamental Belief, walang nakalagay na incorporated. Mr. Moderator, objection. Okay, time post po tayo. Sir, there's an objection. Sige po, Bro Raywell, ano po yung objection nyo? Go ahead. Hindi po ako nagtanong dyan sa Fundamental Beliefs. Doon nga ako sa registration kasi na tapos na yan yung Fundamental Beliefs. Dito na kami sa registration paper. Saan ba? Kasi sabi niya, ang register po ni Ellen G. White, ang simbahan lang. Simbahan lang daw. So, saan ba na registration ipakita mo, pwede mo man mag-google na ang mga registration walang nakalagay na corporation or incorporated. Walang nakalagay. Mayroon, wala. Moderator, objection? Yes, sandali lang po. Ah. So, Bro Jando, ano po yung counter-objection niya?
as negative sa kanilang True Church, hindi ako obligado na magbigay ng kanilang rehistrasyon. Hindi yan ang ano ko. Ang tututulan ko na sila ang True Church. Wala akong pakialam sa kanilang rehistro. Tututulan ko lang na sila ang True Church. Yung pag-amin niya na sila, yung pag-amin niya na sila ay rehistrado, patunay na yun na hindi sila ang True Church, kaya hindi ako ano obligado niyan. Mr. Moderator, assign comments na yan, Mr. Moderator. Objection ko yun, sandali ano po. Ka ba? Sandali po. Bro Royal, sandali po. May time ka po mamaya-maya po magsalita, no? Let's listen to ano po, hindi pa po siya tapos. Sige po, go ahead, Bro Jando. Objection ko yun. Moderator, objection ko yung moderator dahil... Moderator, kung objection yun, hindi conclusion yun na hindi True Church yun. Objection yun eh. De, objection ko, moderate. Objection ko yun. Ang role ko as negative side is tutulan na ang Seventh-day Adventist Church ang True Church. Hindi ko obligasyon na ilabas ang rehistro ninyo. Wala akong pakialam sa rehistro nyo. Okay, moderator. Mag-responsive siya sa tanong or... Kung hindi siya makasagot, mag-next question ako. Ang tanong ko, kasi gi-accuse niya na ang giregister daw, simbahan lang, kasama na doon lahat. Kaya ang tanong ko, saan sa buong mundo, mag-google mo man yun, na kung magparehistro ka, walang nakalagay na corporation or incorporated. Saan? Kung okay, wala, sandali po, bro. Sabi mo wala, okay. Responsible. Okay, naintindihan po natin, Bro Rayuel, no? So, ang ano dyan, kung pwede po natin, kung sakali, Bro Jando, pwede po tayo mag-next question kasi yes. Naipaliwanag yes, mo na. Yes, roll out ka, moderator, yes. Dahil hindi marunong magtanong. Yes, hindi, wag. Moderator! Okay. Anuin natin yung side comment. Bawal po yan. Okay, so Bro Rayuel. Sige, yun. Bro Jando. Oo. Okay, so okay, po, let's be professional. Bro Jando, sandali po, ha? Bro Rayuel, sandali po, ha? So, moderator. Tayo para nasa kayo. Yes, Bro Jando. Moderator, ang request ko rin din sa ano sa katunggali ko, tanungin niya ako batay sa role ko as negative side sa topic niya. Hindi yung ibibigay niya sa akin ng burden of proof sa kanilang iglesia. Okay, so Mr. Moderator, 90 po ba, Bro Rayuel? Sandali po, ha? Hindi ka maka-dictate. Sandali po, Bro Rayuel. Mr. Moderator, huwag kang magpa-control kasi turuan ka niya eh. Ano ba yun? Hindi po. Wala, hindi po tayo ganun. So, dito po, ano natin kung ano yung rules lang natin, no? Let's stick to the rules po tayo. So, yun nga. So, let's stick to the rules dun sa True Church po natin. Tinutulan niya. Kayo naman po yung affirmative. So, yun po ngayon yung rebuttal niya kanina, yung stance niya. Focus daw po tayo dun sa nirebat niya. And then, we can proceed to the next question na lang po, Bro Rayuel. Sige po. You still have 2 minutes, Bro Rayuel. So, mga tao na lang pang huhusga ang mga nanonood ngayon. So, you can go to the next question na lang po, Bro Rayuel. Yun po yung paliwanag na niya. Medyo mahaba-haba na yung paliwanag. So, I think we need to go to the next question. Yes. Po? Ilang minuto na iwan sa tanong? You still have 2 minutes po. Okay, so next question. Ready na po ba kayo sa next questions? Okay, the time starts now. Go ahead. So dito sa Quran, Bro Jando, sa Doctrines Ecclesiastes, Antiquities of Christian Church, Joseph Bingham, page 53, sabi dito, Athanasius likewise tells us that Deep held religious assemblies on the Sabbath, not because they were infected with Judaism, but to worship Jesus as the Lord of the Sabbath. Epiphanius says the same, that it was a day of public assembly in many churches, meaning the Oriental churches where it was kept a festival. Tanong. Saan si Athanasius dyan naging Domingista? Yan, bro.
Yung binasa mo na Sabat, yung binasa mo na Sabat, sa Katoliko, Linggo ang Sabat eh. So, walang problema yan. At based naman sa Athanasian Creed, sa Nicene kasi, si Athanasius is member ng Nicene Christianity at ang Nicene Creed is Catholic pala yun. Yung Sabat dyan, hindi yan Saturday. Yan ay Sunday. Kaya, next question. Last question siguro, bago maubos ang oras. Yes, bro. Go sabi ahead, 30 mo, seconds. Ang Sabat, sabi mo, Sunday. Kung i-Google natin, i-translate natin, kasi English yan eh, Sabat. Kung i-Google natin, translate to Spanish, bakit Sabado ang maglabas, Brother John? Do, hindi, Sunday. Dahil. Tapos, tapos. Akala ko tapos time. Time na po, kapatid. Tapos na po yung 7 minutes po for your cross-examination. Ayan. So, yes, oras na po. Salamat po sa lahat, no? So, yung lahat po na nakikinig ngayon at nanonood, ayan na po. Nandito po muli tayo sa punto por punto formal debate between Seventh-day Adventists and Roman Catholic Church. So, the topic is clear. Ngayon po, sa mga bago lang na nakapag- tune sa channel natin, ang topic po natin, patutunayan ng SDA na sila ang true church. At siyempre po, tututulang yan ang negative stand ng Catholic Faith Defender ng punto por punto. Ayan po, so narinig nyo na po yung mga presentations ng both sides and then yung mga cross-examination nila. And now we can go ahead for the next segment po, yung pong rebuttal naman. Doon sa tinindigan naman ni Brother Jando, ang magre-rebut naman po ngayon, you have 10 minutes po to rebut, Brother Ruel. So, pakinggan po natin lahat po ng mga nandito ngayon. No? Let's watch and listen and learn. So, okay na po ba? Ready ka na po ba, Brother Ruel? Kagalang-galang na moderator. Ready na po. Okay, you have 10 minutes for your rebuttal stance. The time it starts now. So, it's very loud and clear naman sa mga nakinig no na si Brother Jando, di talaga siya nakapamali sa Seventh-day Adventist na tunay. Kasi gakusahan niya na si Ellen G. White daw, si James White, Angie Andros, si Joseph Bates, founder daw sa Seventh-day Adventist Church lang. Tapos ang basihan niya, yung nabasa sa Fundamental Beliefs. Hindi naman yan registration ang Fundamental Beliefs. Ang registration nandun sa papel na nakasulat galing sa SIC. Wala ka pong registration na walang nakalagay na corporation or incorporated. Kasi hindi mo mag-register ang simbahan. Mr. Moderator, may nag-pause sa time. Okay, pause po yung time. So, meron po bang naka-unmute dyan? So, please po, lahat ng mga nasa okay, Zoom o the messenger, please pakimute wala, na lang wala, po. Ayan. Walang naka-unmute. Siya lang ang sasalita. Okay, na po ba? Bakit okay, ba kasi yun, Mr. Moderator? Sige po. Go ahead. So, hindi po ma-register kahit kanino ang simbahan. Pero ang businesses dyan sa simbahan, ma-register yan dahil kailangan sa gobyerno. Sa Romans chapter 13 verse 1, kailangan magpasangkop sa gobyerno. Kasi kung anong batas sa gobyerno, batas sa Diyos yan. So, iparegister yan sa gobyerno kasi para tax-free, kasi church and the state shall be inviolable. Kaya ang Seventh-day Adventist, kahit saan sa mundo, iba-iba ang mga founders kasi sila ang founder dyan sa establishment. Tulad ni Ellen G. White, sila ang founders sa establishment dyan. Yung schools, hospitals, printing press sa Amerika. O sa ibang bansa, iba na naman. Hindi na naman sila Ellen G. White. Sa Pilipinas, may Northern Philippines Union Conference. Iba ang founder. Sa Central, sa Visayas, Philippines Union Conference. Iba man ang founder. Hindi siya
James White, Ellen G. White, Joseph N. G. Andrews, hindi. Sa Southern Philippines Union Conference, sa Mindanao Islands, iba. O kung ba, kung sabi niya, giparistro ang simbahan, nasama na lahat, di kasama na lahat yan, sila na ang founders, bakit iulit pa pag-register? Kasi sa 1776, sa Committee of Five, sa Declaration of State of America, the church and the state shall be inviolable. Di mo maparehistro ang simbahan. Kaya ang kalam ko talaga na dahil remnant church kami mula sa first century hanggang third century, nabasa ko na si Athanasius Sabadista. Dito nabasa ko kasi Sabbath keeper din eh. Wala namang Sunday keeper din eh. Magbigay siya na may Sunday keeper sa first, second, third. Wala, ako mayroon. Sabbath keeper. Oh, sabi ko, Sabbath, English. Translate to Spanish. Ang maglabas, Sabado. Oh, meron naman kayong Google dyan. Bakit hindi Linggo ang maglabas? Or, kuan? Domingo. Wa, hindi, bakit hindi? Tapos kung Sabado, Spanish. Oh, may Google kayo. I-translate nyo sa English ibalik. Bakit Saturday ang maglabas? Wala namang Linggo. Walang Domingo. So, gawa-gawa lang talaga yung ibang topic yan. Dito ako sa aking board ko kayo. Kaya ang founder sa Seventh Day Adventist na Saturday sa Koan, Sabado sa Spanish, i-translate na nimong Sabat, na word na Sabat, English man na i-translate sa Spanish, maglabas Sabado talaga. Hindi talaga Linggo, hindi Domingo. Iba yung Sabado, Domingo eh. Grade 1 kahit alam niyan. Oh, dito sa Sabado, Spanish naman yan. Spanish. Eh, mayroon naman Google Translator. Oh, naka-live nga ako dito. I-translate mo sa English. Ba't Saturday ang maglabas? Hindi Sunday. Oh, sabi doon sa Bible, ang daming Sabat dyan. Kahit Sabat, Seventh Day talaga ang Sabat. Hindi first day. Kung kaya ang seventh day, mula ni Kristo, mula ni Mark the Evangelist na founder sa Coptic Church, hanggang ni Athanasius, kasi si Athanasius, ika-20 mula ni Mark the Evangelist na Pope sa Coptic Church, hanggang pinapasok ni Constantine sa Roman Empire, hanggang pinalitan ni nila sa Roman Empire ang doktrina sa Kristiyano, parang na-adulterated, na apostasy, dahil March 7, 321 AD, hindi niya ipabasa kanina, nag-change nga ni Constantino ang solemnity of the seventh day into first day in honor of the sun. This solis sincte. Kaya tingnan niyo yung cross ninyo. Objection, moderator. Mayroong araw yan. Objection, yes, moderator. Yes, time pause po muna tayo, no? Brother Royal, sandali po, may objection po yung kabilang side. Yes, bro, Jando, ano po yung objection niya? Napunta na siya ngayon sa Sol Invictus, napunta na siya ngayon sa Venerable Day of the Sun. Ang topic niya is Seventh Day Adventist True Church. Okay. Objection, counter. Siya, yes, bro, Royal, counter objection po, go ahead. O, oh, napunta siya sa Bible, sabi ko, kung ma-iba din ako, di siya magreklamo, siya nag-una eh. Kalayo yun sa Bible. Ako, mas lapit yan dahil yung explanation ko kaya nawala ang Sabbath. Dahil pinalitan nga ng Linggo ni Constantino, kaya yung mga cross ninyo, mayroong araw yan. Counter objection. Counter objection. Okay, sandali po, Bro Royal. Bro Jando, counter objection, go ahead. Ginamit ko ang Biblia kanina kasi ang true church lang ang makakapag-produce ng Biblia. Pero yung pagtakbo niya ngayon sa Sol Invictus, sa Venerable Day of the Sun, wala nang kinalaman yan kung bakit true church ang Seventh Day Adventist Church. Master Moderator, mas malapit yung akin. Moderator, mag-ruling ka, Moderator, mag-decision ka.
Wala. Sandali po. Mr. Moderator, bago ka mag-decision, give me one moment. Sige po. Go ahead, bro Rioel. Mas malapit yung sa akin dahil sabi ko, kaya nga nawala ang Sabbath dahil pinalitan nga. Moderator. O klaro yan, kaya explanation talaga. Counter objection. Hindi sa kanya Bible ang layo. Counter objection, moderator. Sandali po, bro Rioel. Okay, sige. Pakikinggan lang po natin ang both sides, no? And then we can make a decision. Sige po, bro Jando. Ano po yung counter objection ulit? Hindi naman natin topic ngayong gabi kung nawala ba ang Sabat, tinanggal ba ang Sabat, pinalitan ba ng Linggo ang Sabat. Hindi yan ang topic. Ang topic natin ngayong gabi, patutunayan niya, ng Seventh-day Adventist Church ay true church. Okay, so okay na po yun, no? Doon na lang tayo niya sa Tuwan, last niya na rebuttal. Doon na lang sana niya isabi kasi related lang talaga yan eh. Kung intindihin mo, tulad sa kanya, Bible, ginawa na lang natin related. Doon na lang sa rebuttal natin isabi. Okay, sandali po ha. So let's make a decision, moderator's time po. Moderator's decision po. So this time napakinggan po natin yung both sides. So yung concern ng Catholic po rito, kapatid, focus daw sa ano, focus tayo dun sa pagiging true church ninyo, no? And si Bro Rewell naman, part daw yon ng pagpapaliwanag niya. So in other words, siguro ang pinakamagandang decision yan, later on po i-rebut mo yon, kapatid, no? Mayroon ka pang chance mamaya sa conclusion na ba or sa ano na tayo no, no? Sa 7 minutes question and answer, sa conclusion mo na lang po ano yun yung bro Jando, no? But tama po, no? Let's focus on the true church this time and let's try our best po. Focus to the main topic po. The true church. SDA is the true church. Sige po. Okay na po ba yun, bro Royal? Okay po. Mr. Moderator. Kagalang-galang niya, Mr. Moderator. Yes po. So let's focus on the main topic. Yes po. So yun lang po. You still have 4 minutes and 10 seconds. So let's focus po to the main topic natin. The main topic here is clear. Your church, SDA Church, is the true church. So yun po ang patutunayan mo ngayon, kapatid. So the time starts now. So kanina pa yan, hindi talaga nag-iba. Kahit sa mga ano niya, sabi niya si, ano daw, wala daw si Seventh-day Adventist before 1863. Totoo naman kasi na-register yan, 1863, before movement pa sila. Ano ba yun? Movement pa eh. Wala pang registration. Maghanap ka na movement pa. Pero pag sabi mo na physically, doon pa ni Jesus, kasi si Jesus, Seventh Day. Tapos, ang mga apostoles, naghintay ni Jesus, Adventist. Ang church dyan, hindi naman building. Seventh Adventist church talaga sila. Kaya na-connected talaga ang mga Sabadista hanggang ni Athanasius. Hanggang pinapasok sa Roman Empire, binago pag 538, wala na talagang makalaban sa Roman Catholic Church. Kasi ang Bisugot, Ostrogot sa 538, ubos talaga sila. So, Revelation 12 verse 6, tinagos ang mga remnant church sa wilderness 1260 years. So, pag kuan, 1798, natapos ang 1266 Revelation 12:6, kasi si Pope Pius VI, kinulong ni Bonaparte, at Revelation 13 verse 3, ang hayop na samaran, kasi wala na, giklose ang Vatican. Kaya sa 1776, ang Committee of Five, Declaration of State, kaya yung mga di-persecute, apil nga yung Pilipinas eh, 1778 yan ang independence dyan kasi wala nang power ang Roma kaya sinaklose ang Vatican. Naglabas sila doon sa panahon ni William Miller sa Revelation 10 verse 8 to 10. Hindi natuloy, sila ang nagpatuloy. 1843 to 1863, movement sila. So, sa 1863, na-register sila General Conference,
Last 2 minutes po. Last 2 minutes. Division, local conference, mission, federation, association, fellowship, local congregation. Wala talagang putol ang 70 Adventist mula sa apostol. Kasi ang Saba, mayroong past, present, future. Ang past, alam naman natin, Genesis chapter 2. Diyos nagsimba una dyan, nagpahinga. Pagdating dire sa Juan ni Kristo, Sabat siya. Siya ang Lord of the Sabbath. So, ngayon kami mga Sabadista, nagpatuloy. Kasi doon sa langit, Isaiah 66:24-23, your name, your descendant, and your name will remain. From Sabbath, from new moon to new moon, Sabbath to Sabbath, we are going to the throne of God, worship God. Yung sinabi ni John Revelator sa Revelation 7 verse 9, from all nations, tongues, language, kindreds, people, tribes, nakita niya doon. Mga Sabadista yan, dahil sa Isaiah 66 verse 20-23, manatili pa daw ang Sabbath doon. Tapos magpunta doon sa trono ng Panginoon, magsamba kaya kami. Pag mag-Sabbath ngayon, isabi namin, Happy Sabbath! Kasi doon sa langit, ang saya-saya talaga namin. Pero yung Sabbath, magkita kami. So, ang Sabbath, may last past, 30 seconds. Future. 30 seconds. Yung Sunday na yan, yung Bernice na yan, wala namang past yan, walang present. Wala na yung future, impero ng future yan. Kung may mabigay kayo kung saan ang future niyan. So, next time, ikaw na magpano sa Sunday, tingnan natin yan, yung Katoliko. Kasi lumilit na talaga kami, 70 Adventist, naghintay kami ni Kristo kayo, first day Adventist, kasi time, Sunday kayo. Time na po, ayan, thank you very much po, Brother Raywell, time na po, ayan. So 10 minutes was consumed. Yes, 10 minutes was consumed, thank you very much po sa rebuttal stand po nyo, no? The last rebuttal stand. So now, we will go to our cross-examinations, no? Yung cross-examination po, babase po doon sa nirebat na ating kapatid ng SDA. So, yan po, muli sa lahat ng mga kachuchun in lang sa YouTube channel natin, no? Ito po yung debate natin sa punto por punto, live religious debate between SDA and Seventh-day Adventist and Catholic Church, no? Topic, main topic natin dito, patutunayan ng Seventh-day Adventist Church na sila po ang true church, no? So now, let's proceed to our cross-examination. Last na po ito, before the conclusion. Ready ka na po ba, Bro Jando, for your 7 minutes cross-examination? Yes, ready na. Okay, so the time starts now. Unang tanong. Paano naging true church ang SDA kung hindi pala siya founded by Jesus Christ? Okay. Kanina pa ako nagsabi na ang founder talaga sa SDA si Jesus Christ dahil si Jesus Christ Sabadista. Tapos yung mga apostolis naghintay ng Diyos. Siya nagawa nun eh. Tapos ang church noon hindi tao, hindi building tao, kaya si Seventh-day Adventist Church talaga sila. Kasi time, yung sa Adventist meeting po. Time na po. Next question please. Next question. Saan natin mababasa na si Jesus Christ ay member ng Seventh-day Adventist Church? Wala po akong pahayag na member siya. Siya yung founder sa Seventh-day Adventist Church dahil siya yung may-ari sa Sabbath eh. I am the Lord of the Sabbath. Tapos siya yung nag-promise sa mga apostolis na babalik siya pag tapos yung mansion ang tinatawag sa Adventist naghintay yan eh. Time. Hindi naman sila building tao naman yun kaya Seventh-day Adventist Church yun. Time po, 20 seconds na. Okay, next question please, Bro Jando. Saang world history natin mababasa na ang Seventh-day Adventist was founded by Jesus Christ? Okay. Kanina ko bang i-explain na wala po si Kristo nagpangalan sa church niya. Pero kung sabihin mo saan, sinong nagsabi,
mas maintindihan, impliedly maintindihan natin kasi 70 talaga siya founder. Tapos nagbuo siya ng pustulis na member na naging Ayan, sa kanya. 20 seconds po, 20 seconds na. Okay. Bro Jando, next question please. Ayon sa The Religion's book na ang Seventh-day Adventist is a Protestant church. Tama o mali? Okay. Sabi niyo yan, hindi naman kami nag objection moderator. Okay, yes, time post po tayo, no? So objections Mr. Negative? Kategorika lang question, hindi ko tinatanong kung kami ba ang nagsabi o hindi. Unang-una ang ginagamit ko referensya, hindi Katoliko ang may akda nito, isang Indiano na Budista. Ang tanong ko sa kanya ngayon, pakisagot niya, categorical po 'yon. Okay, so okay na po ba 'yan, Bro Ruel? Naintindihan niyo po ba 'yung tanong? Ulit 'yung tanong. Okay, so pakiulit ang tanong, tina-impose ko muna, no, para mas maraming time pa tayo. So, pakiulit po 'yung tanong, Bro Jando, para mas clear. Ayon sa aklat na The Religion's Book na may akda isang Budista, ayon sa kanya, ang Seventh-day Adventist Church is a Protestant Christian Church. Tama ba ito o mali? Okay. Okay, so clear. Okay na po ba yung question? Naintindihan bago tayo mag-resume sa time po? Okay. Naintindihan po yung question, Bro Ruel? Klaro na, klaro na. Okay, so sadali po ha. We still have 4 minutes and 41 seconds. So yung answer po. So the time starts now. Please answer. Okay. Pag hindi iyan kuan, objection moderator. Sabi. Objection moderator. Yes, objection. Time possibly po tayo, Bro Jando. Sige, ano po yung objection? Ulitin ko, categorical ang question. Be responsive sa question. Tama ba ang sinasabi ng The Religion's Book ng Seventh-day Adventist is a Protestant Christian o mali? Okay, Brother okay. Ruel, there is a categorical question. Sandali po. So may categorical questions tayo para sa inyo. Tama ba? Pag tama, explain, paliwanag. Or pag mali, paliwanag po. Okay lang po ba sa inyo yun? Okay, lagyan ko lang ang sagot ko, lagyan ko lang yung tama. Pero yes, hindi kami nagsabi niyan. Ang mga Katoliko ang nagsabi niyan. Sandali po bro, i-ano natin yung time natin dito kasi medyo mako-consume na dapat yung time dyan sa sagot nyo. So yun dito po, categorical ang questions, tama o hindi, and then you have 20 seconds to explain. Okay, the time starts now. Okay, tama yung sinabi niya pero basihan niya na nagsabi na Protestant kami ang mga Katoliko. Kasi dito sa the question box, The Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942, page 4. Sabi dito, the Catholic Church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by the founder Jesus Christ, the Protestant Christian, the Bible to be the only... 20 seconds consume, time na po. Sige po, next question, bro. Okay, next. Ayon sa Wikipedia... na the Seventh-day Adventist Church is an Adventist Protestant Christian denomination. Tama ba o mali? Okay. Tama nga yan. Pero kayo nga ang nagsabi na Protestant kami. Patuloy ko magbasa ha. Sabi dito, the Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observance of Sunday. In this matter... the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. Mm. O kayo nga nagsabi na Protestant kami. Time. Hindi naman kami time na po. Next time question. Na po. Okay. Next question, bro. Itong gumawa ng aklat na The Religion's Book, Katoliko ba? Yes or no? Kung, yes, Katoliko yan kasi kung hindi yan nagsamba ng Sabado or Bernes, hindi yan Sabadista, hindi yan Muslim.
Kung nagsamba yan ng Linggo, di Katoliko yan. Next question. Nasaan ang pruweba mo na ginagamit ko ay Katolikong libro? Dahil kapag Katoliko ito, napatunayan Katoliko ito, self-serving ito. So, asan ang pruweba mo ng The Religion's Book ay aklat Katoliko? Hindi, ang sabi ko, pag hindi ang nagsulat, nagsamba ng araw ng Sabado, or hindi... Objection, moderator. Objection, moderator. Okay, time pause po muna tayo. So, objection po. Yes, Bro Jando, go ahead. Hindi ko hinihingi ang gawa-gawang kwento. Ang hinihingi ko ebidensya na ang aklat na ito ay aklat Katoliko. Kaya pag sinabi niyang aklat Katoliko ito, it means nandadaya ako, self-serving evidence ito. Kaya tinatanong ko siya ngayon, nasa ng preba niya ng The Religion's Book ay aklat Katoliko? Okay, Bro Royal, clear po ba yung tanong kanina, yung tanong niya? So saan po yung evidence niyo na yun po daw po ay Catholic book or Catholic ano? Evidence lang daw po. So kayo po, ano po yung may counter objection kayo? Wala. Sasagot na ako, Mr. Moderator, pero ipatapos lang sana niya kasi di patapos eh. Okay po, sige. Okay, sandali lang ha. We still have 2 minutes and 10 seconds for our cross-examination. So yung pong sagot mo, hintayin natin, Bro Rewel. The time starts now. Kaya sabi ko, pag hindi yan... Kung ang nagsulat niya nagsamba ng Bernes, di Muslim. Pag ang nagsulat niya nagsamba ng Sabado Sabadista, pag Linggo yan, di Katoliko yan. Objection, ano bang i-prove ko dyan? Objection, moderator. Yes, time pause tayo. We have 1 minutes and 48 seconds. What's your objection, Mr. Negative? Hindi ko hinihingi ang alibay niya, Mr. Moderator. Hinihingi ko ay eksaktong sagot. Sabi niya kasi, ito ay aklat Katoliko. Ang tanong ko sa kanya ngayon, asan ang prueba niya na ang The Religion's Book ay aklat Katoliko? Okay, malinaw po ba yun, Brad Rewel? Loud and clear. Balik ang tanong, balik ang sagot. Sabi niya, okay, saan ang proof? Objection pa ito, Mr. Moderator, ha? Huwag mo nang iyon ang time. Sige po. Okay, go ahead po. Sabi niya, Mr. Moderator, saan daw yung ebidensya ko para di na mabalik? Ito nga yung explanation ko. Sana pakinggan naman niya yung sagot ko kasi ang obligasyon niya makinig sa... Sagot ko, pag hindi niya nagustuhan doon, nasa rebuttal niya yan idaldal. Ang sabi ko, pag nagsamba yan ng Bernes, Muslim yan. Pag nagsamba ng Sabado, Sabadista. Pero kung nagsamba yan ng Linggo, di Katoliko. Yan ang probe ko. Bakit tanungin pa ako niya na saan ang probe ko? Yan man lang ang probe ko. Okay, sandali po ha, moderator's time. So, decision na rin po natin, no? So, kasi yung sabi po niya kanina is saan or where, no? There is a categorical question doon. Yung saan, ibig sabihin, saan mo mapapatunayan na that's a Catholic book? Ngayon, ang paliwanag nyo naman po, yun naman po yung sabi nyo, no? Yun lang yung pwede nyo isagot doon sa paliwanag nyo. So, lahat ng mga nakikinig po ngayon, yan, sila na po magdi-decision yan kung sino po yung tama sa ating sa inyong dalawa ngayon. And now, I think it's best for us to go to the next objection question. Sagot yun sa objection, moderator. Sagot ako. Yes. Okay, bro. Okay. So, we can proceed now to the next question. Okay lang po ba kayo? Hindi, sasagot na ako kasi nag-object na ako eh. Hindi pa sasagot. Sasagot na ba ako? Yes, sasagot na po kayo. Sandali po ha. You still have 1 minute and 48 seconds. Ang tanong niya, uulitin natin yung tanong niya, saan mababasa na that's a Catholic? Moderator. Yes. Yes, bro, Jando. Ulitan ko na lang ang tanong dahil lang sabi niya kasi inulit ang tanong, ulitin din ang sagot. So, the same rin sasagot niya. So, ulitan ko na lang ang tanong. Okay, sandali po ha. Naka-time pause tayo. So, you still have 1 minute and 48 seconds for our cross-examination. Okay, go ahead, negative, for your next question. The time starts now. Bilang patunay na itong The Religion's Book ay aklat Katoliko, sino ang nihil obstat nito at imprimatur? Okay, I hope you respect my answer, no?
pag kahit ano pa yung pangalan, anong apelido, kahit anong apelisyon yan, pag Birnes yan, nagsimba, objection, Muslim talaga yan. Objection. Okay, Muslim, ano po yung objection? Bro, sandali po, bro Riwel. Sige, bro Jando. Gusto ko lang kasing ipakita sa mga nanonood ngayon na hindi ako gumagamit ng self-serving na aklat. Dahil pag sinabi niya Katoliko ang nagsabi, Katoliko ako, so nandadaya ako. Yon. Kaya gusto ko lang patunayan. Kaya ako pinabibigatan ito. Ang tanong ko nga sa kanya ngayon, moderator, kung ito ay, ito ay aklat Katoliko, bilang, sabi niya kasi, pinabibintangan tayo eh. Kaya, bilang patunay na ako hindi nandadaya, at ito ay aklat Katoliko, sino ang imprimatur at nihil obstat para mapatunayan ito ngayon Katolikong aklat? Please, moderator, ipasagot sa kanya ang pangalan ng imprimatur at ang pangalan ng nihil obstat. Ayoko yung alibay niya. Sabihin lang niya na hindi niya alam, ganun lang kasimple yun. Okay, yes, so ano po yung counter objection niyo, brother Rewel? Okay, Mr. Moderator, sana naman doon na niya i-dala yan sa rebuttal. Kasi yes, moderator. Sabi ko balik ang moderator. Sandali. Rebuttal po, bro Jando. Rebuttal question po to, moderator. Sabi niya dali pakinggan muna natin si bro. Yes, sandali po, bro Jando. Pakinggan natin si bro. Sige po, go ahead, bro Rewel. Oh, kasi Mr. Moderator, kasi sabi kasi dito sa Press Bradley in an address reported in the Elizabeth Engine News on March 18, 1903, sabi dito, the Bible does not support Sunday worship. It is well to remind the Presbyterians, Baptists, Methodists, and all other Christians that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Sunday is an institution of the Roman Catholic Church, and those who observe that they observe commandments of the Catholic Church. Ang tanong, ang sagot ko kasi, pag Muslim yan, kahit sino pa yan, pag nagsimba yan ng Birnes, Muslim yan. Pag nagsimba ng Sabado, Sabadista. So, hindi na kailangan kung sino pa yan. Kung yung primator, yung nagsulat yan, Dominguista yan, Katoliko, automatic yan. Kasi yun naman ang claim ninyo. Okay, so okay na po yun, no? So narinig na po ng side natin. So mayro ka pa bang concern, bro Jando? Catholic, ano? Negative stand? Yun na nga, bro eh. Hinihingi ko ang imprimatur, ang sinasagot, alibay. At saka sabi niya, Mr. Moderator, sandali po, bro Rayuel. Detain lang po natin. Objection yun. Ano ka ba? Sandali po, ha? Moderator's time po kayo mag-usap, no? May moderator po tayo. O, sige po, bro Jando, sige, go ahead. Objection yon. At ito pa, sabi niya sa rebuttal ko na lang, rebuttal question to eh. Naturally, tanong ko yung rebuttal question na, andito na ako ngayon sa rebuttal question. Natural, dali sa rebuttal, nasa rebuttal question na ako. O, ito, palitan na lang natin ang tanong. Sandali po, ha? Sandali. So, okay na po ba yun? Palitan na lang ng yung question, bro Rewel. Okay na tayo niyan? Let's resume. Kaya, kasi pag-ibalik niya yun, Mr. Moderator, pag-ibalik niya yun, balik silang tagot. Okay, so ganito na lang, no? Moderator time. So, ito na lang yung decision natin. We can proceed to the next questions at bahala na po ang mag-judge yung mga nakikinig ngayon. So, please listen to the question po. No? So, we have 1 minute and 26 seconds. Let's proceed to the next question po para makamove on tayo. The next question, please, bro, Mr. Negative. Okay. Go ahead. Yung ginamit mong Athanasius kanina, si Athanasius, ang trabaho niya is Pope of Alexandria. Tanong, Seventh-day Adventist ba ang Pope of Alexandria? Yes or no? No. Okay. Pero yung Pope Diana Word, mali po yan kasi kung i-Google mo,
the first used the word pope was in 10th century. Discovered ang word na po, 10th century. 20 seconds po. 20 seconds na po. Okay, go. Next question po. We have 40 seconds na lang po. Go ahead, Bro Jando. Next question. Ayon sa iyo, mali ito. Ang ginagamit ko ngayon, sabi mo, i-Google. Ito, Google to. Wikipedia ito. Athanasius of Alexandria. At ang kanyang trabaho ay Pope of Alexandria. Tama ba ito o mali? Okay. Repeat ang tanong. Repeat din ang sagot. Kategorical. Ang moderator, kategorical. Mali po yung... Objection, sandali moderator. Po, time pause. Objection, Bro Jando. Sandali po, Bro Riel. Sige po, Bro Jando. Please, yung side comment niya na ano, na ulit ang tanong, ulit ang sagot. Side comment yun eh. Hindi yan, side comment. Reklamo siya ng reklamo. Moderator, ruling natin. Categorical question muna. Sagutin, tama? Mali, bago paliwanag, hindi ba? So nasa ano yun? Sige po, sandali po. Sandali po. Bro Riel, ano po yung ikayo? Anong masasabi niyo doon? Objection niyo? Okay, Mr. Moderator, sabi niya, yung ano daw, word daw na sabi ko, balik ang tanong, balik ang sagot. Totoo naman yun. Hindi naman sinungaling yun. Ba't magreklamo siya doon? Okay, so sige po. So moderator's decision na lang po tayo dito, no? So yun po yung ganun daw po ang gusto niya isagot, Bro Jando, no? So sabi ko nga, no, ang mga tao na lang magde-decide niyan kung tama yung mga sagot niya o kung ano, kung proper. Yes po. Hindi yes, pa po nakasagot sa tanong. Yes, so ganito na lang po tayo. We still have 13 seconds. So 13 seconds na lang. So tuloy pa po ba tayo dun sa ano, dun sa paliwanag mo, Bro Jando, and tanong? Hindi mo masagot mo na po sa tanong niya. Mm. Ah, sige, Bro Royal, yung po maliwanag po yung tanong niya kanina, no? So naintindihan siguro natin. Sige po, answer po kayo ngayong oras na to. You still have 13 seconds to answer po. 30 seconds na lang po. Ayan, go ahead. Time starts now. Final words, mali po yung nagtawagin sila sa ng Pope sa 3rd century. Kasi kung i-Google mo when was the word Pope used, it was used in 10th century. Okay, yan. Tapos na po ano, yung oras natin. Maraming salamat po sa both side natin, affirmative and negative stand. So yun, no? Sana po marami na po tayong natututunan ngayong gabing ito. So kayo na po magdi-decision yung mga nanonood ngayon. Ang topic natin, malinaw po. The Seventh-day Adventist, ayon sa affirmative, is the true church, no? So siyempre, tinututulan yan ng negative stand ng Catholic Faith Defender, Brother Joe, Brother Jando Alabado. Nandito po muli tayo sa live debate, religious debate ng punto 4. Ngayon, we can proceed to our conclusion naman. So ang conclusion natin, ang 5 minutes po, siyempre, yung kailangan po, mauna po yung negative natin, which is Bro Jando Alabado. So yung 5 minutes natin, ready ka na po ba, Bro Jando, for your 5 minutes conclusion? Yes, ready na ako. So dito po yung inilatag man o hindi, pwede na po mag-conclude yung isa yung ano natin, yung both side natin, no? So talagang wala dito ibigay niyo na lahat yung mga paninindigan natin. You have 5 minutes. Okay, sandali, ano natin yung time. Catholic Faith Defender, Brother Jando Alabado, you have 5 minutes for your conclusion. The time starts now. Okay, ako'y nagpapasalamat. Yung ating live viewers ngayon sa YouTube, umaabot ng 754. So, ang total views natin ngayon sa YouTube is 3,166. And then sa Facebook naman natin is 331. Dito mo lang yung mararanasan, Reuel. Sa iba, hindi. Next naman, ito. Lagi na ginagamit kanina si Jesus Christ ay Sabbath Keeper. Ang pagka-Sabbath Keeper ng Jesus Christ, hindi yan patunay na ang SDA ay true church. Bakit? Judaism si Jesus Christ. Hindi siya Seventh-day Adventist Church. Pangalawa, ginagamit niya yung Marcos 2:28. Okay. Ayon sa Biblia, ang Marcos 2:28 is si Jesus Christ ay Lord
of every day, even the Sabbath. So the Son of Man is Lord of every day. Di lang sa Sabbath. Lord siya sa Monday, Lord siya sa Sunday, Lord sa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Pero ang issue kasi dito, sila, true church. Unang-una, kung sila ang true church, bakit walang ni isa mang apostol ang nakalibing sa Seventh-day Adventist Church? Nasaan ba ang Seventh-day Adventist Church nung ang mga apostol ay namatay, but hindi nila inilibing yun? Yan ang isang patunay na hindi sila ang true church. Pangalawa, walang kinalaman ng Seventh-day Adventist Church sa pagkakabuo ng Biblia. Walang kinalaman doon. Hindi sila ang nag-compile ng Old and New Testament. Hindi sila ang naglagay ng New Testament. Hindi sila ang pumili ng mga aklat na gawin sa na ilagay sa New Testament. Hindi sila. Hindi sila ang naglagay ng kapitulo at bersikulo. Ang nangyari, lumitaw na ang Seventh-day Adventist, meron ng Biblia. Oh. So hindi sila ang true church. Pangatlo, hindi yung sinabi niya Seventh-day Adventist founded by Jesus Christ, nakalap niya lang sa imahinasyon niya. Wala sa history, wala sa encyclopedia, wala sa dictionary. Ayon sa Wikipedia, ang Seventh-day Adventist Church is a Protestant denomination. Adventist Protestant Christian denomination. Ano ba sabihin na Protestant? Nauna pa si Martin Luther sa kanila. Bakit? The father of Protestantism is Martin Luther. Before Martin Luther, wala pang Seventh-day Adventist Church. Bakit? Ano ba yung sabihin ng Protestant? Oppose the Roman Catholic Church. Ayon sa encyclopedia, ang Protestant is opposing... Two minutes. Opposing the Pope and the Roman Catholic Church. Sila yung Protestant denomination. Continuators of the Millerite heritage. They see themselves as continuators of the Millerite heritage. They follow the Reformation. Pag sinabing they follow, nauna ang Reformation sa kanila. So hindi talaga sila. And guess what? Mas nauna pa sa kanila ang Seventh-day Baptist. Ha? Nauna pa sa kanila ang Seventh-day Baptist. Oh, so paano sabi niya natindigan. Anong natindigan? Eh, doon pala sa tatlong palatandaan ng true church, founded by Christ, founded in Jerusalem, and founded in first century, bagsak, zero kayo, parang naging true. Sabi niya, hindi raw nagiba. Eh, wala ka na itindig eh. Gibang-giba ka talaga, wala ka na itindig eh. Oh, tapos, sabi naman niya, si Athanasius daw, mali sinasabi ng Wikipedia, si Athanasius ay Pope. Kung hindi po, ano siya? Pastor Sabadista? Asan ang prueba? Imahinasyon na naman. Ito ang hirap sa mga Seventh-day Adventist, napakahilig sa imahinasyon. Oh, compare sa reality, mas maganda sa kanila gumawa ng imahinasyon, and guess what? Pinaniniwalaan nila ang kanilang gawagawang imahinasyon na akala nila yun ang naganap sa kasaysayan, ni sila lang may gawa nun. Kaya sabi niya ngayon, ang Catholic daw, First Day Adventist. Saan niya nabasa yun? Naniniwala siya ang Catholic, First Day Adventist. Saan niya nabasa yun? Tsaka yung bagabi niya ng Isaiah, sa Synthesis 22-24, mali, may Sabat daw sa langit. Walang Sabat sa langit. Hanggang saan mo nakuha yun na may Sabat sa langit? Walang Sabat doon. Mali ang unawan niyo talaga. Kaya, hindi napatunayan ang kanyang paksa. Naubos na lang. Okay po. Ang oras. Yeah, maraming salamat po Negative Stan, Brother Jando Alabado. So dito po tayo, dumako na po tayo sa siyempre, conclusion na naman ang ating affirmative galing sa Seventh-day Adventist, no? Last conclusion yun na po ito, Brother Reuel. So ready na po ba kayo? Oh. Wala na, hindi na nagsalita. Bro Reuel, ready na po ba kayo? 5 minutes, conclusion na yung last. Oh, imiyok na yung iba dyan kasi balik na naman, oh. Hello? Bro. Ako na, sige bro. Bro. Ready ka na po ba sa 5 minutes conclusion ninyo?
Ready na po, ready na po. Salamat po. Okay po. So, sandali po, ano? So, nandito po ngayon ang ating bisita, no? So, si Brad Rewell, para sa kanyang 5 minutes conclusion, ang Seventh-day Adventist daw ay isang true church. Okay? Okay? So, the time starts now. So, napaka klaro talaga yung tayo ko hanggang ngayon, nakatindig pa. Yung mga sinabi ni Brother John Doe, pang brainwash lang yon dahil walang katotohanan yon. Yung official Bible sa Roman Catholic Church, 1480 century lang, Douay-Rheim. Official Bible of the Roman Catholic Church. Pati din niyo, iangkin yung Bible ni Constantine na ginawa sa founder ninyo na si Eusebio, father of the church, Eusebio. Mayroon siyang 50 books na Bible na i-google ninyo, Bible of Constantine. Ba't di nyo inangkin yan? Yung si Athanasius, sa Batista yun eh. Binasa ko na sa Batkeeper. Kaya connected siya ni Mark the Evangelist sa Batista. Sira ni Constantino, gilipat ang solemnity of the seventh day into first day in honor of the sun. Kaya yung mga cross nga ninyo ngayon, tingnan nyo, mayroong araw yan kasi nagsamba talaga kayo ng araw. Kaya nga sun is Sunday. So 5:13 to 5:38, lahat pinapatay ninyo sa Kuan, Roman Empire. Kaya gitago sa Panginoon sa Revelation 12:13, Revelation 12 verse 6, ang remnant church sa wilderness for 1,260 years. Natapos 1798. So, ang Kuan, Committee of Five, sabi nila na the state and the church inviolable. Kaya lumabas sila doon sa panahon ni William Miller na nakahula yon, Revelation 10 verse 8 to 10. So, noong nakaano na sila, hindi naman natuloy, nagpatuloy sila. So, pagdating ni Kuan, nila ni Lynch White, kasi naging movement sila hanggang 1863, mayroon ng hospital, churches. So, giregister nila kaya hanggang ngayon. O nasira ba yan niya yan na mag-google man yan lahat sinabi ko. History man yan, yung the great disappointment. Bakit nangyari yun? Sinadya pala sa Panginoon yun kasi yung persecute sa 1,260 years para lumabas doon, maging invisible. Kaya naging 70 Adventist. O sabi niya, ang Sabat na wala sa langit. Basahin ninyo, Isaiah 66, verse 22-23, putulin yung ulo ko kung walang word yan na Sabat, doon sa langit magsasabat pa rin ang tao. Basahin ninyo, mga Katoliko, mayroon dyan, Isaiah 66:22-23, na sa bagong langit at bagong lupa, ang descendant natin manatili at saka yung pangalan at sa bagong buwan. Two minutes. Bagong Sabat, magpunta tayo sa kaharian ng Diyos, magsamba ng Diyos. Kaya ang Sabat nga eh, may past, kami present, may future. Wala talagang past niya, yung Sunday, yung Bernes na yan. Walang past. Present lang ngayon na panahon ni Constantino, nagipasamba ang araw. Walang future yan. Imperno talaga yan, bro. Diyan daw, maniwala ka sa akin. Wala talaga yung biblika. Patpatayan niyo yan sa mga brainwash na paraan tulad sa pagpamali mo sa akin ngayon. Pero brainwash lang yan sa iyo eh. Napakaklaro sa akin. Yung Bible, hindi sa inyo. Yung Sabat, binasa ko. Hindi naman Sunday. Sabi mo Sunday. Eh sinungmali, wala ka namang documents. Ako, mayroon. Mag-google mo. I-translate mo yung Sabat. Ang English yan, punta doon sa Spanish pag-translate, Sabado. Kahit i-translate niyo ngayon. Oh, Sabado na Kuan, Spanish, i-translate balik sa English. Ang maglabas sa Turde, sabi mo, ang Sabat, Sunday. Eh, nagsinungalingan na naman ngayon. Eh, sa sunod, may debate pa naman tayo, paano mo yan itayo? Natakot ako, baka atras ka, kasi yung ibang mga kadibit ko, atras talaga pag akong kadibate. Titirahin ko talaga, bro, bandong. O wala ka talagang nasira sa pantita mo doon sa registration. Nagkamali ka naman kasi doon sa
fundamental beliefs, wala palang nabasa doon. Doon pala sa registration na may corporation. Tapos, gidinay-dinay mo para malayo yung mali mo. Kaya yung mga, yung 70 Adventist mga kapatid, nakita niyo na kada Sabado, sabi namin, Happy Sabbath. Masaya talaga kami dyan, mga kapatid. Kasi time na po, kapatid. Ayan, salamat po. Ayan, maraming maraming salamat po ano, sa dalawa nating mag-giting na Adventista. So, yun po, nandun na po tayo sa 5 minutes conclusion ngayon para papunta na po tayo dun sa pasasalamat, no? Meron tayong 1 minute kada isa po. Dito po, this time po, pasasalamat lang. Siyempre, pasalamatan natin una ang Diyos, no? So, may 1 minute po kayo, puro pasasalamat po. Wala pong tungkol dun sa topic ngayon. So, ang mauuna po para magpasalamat ay ang ating affirmative, si Brother Reuel. Pasalamat lang po, Brother Reuel, for your 1 minute. Okay, the time so, starts now. First of all, thanks God. And Brother Jando, salamat sa time na opportunity. Sana mag-series na ito, baka tulad ka din sa iba, bro. Na natakot na ba? So, to our beloved moderator, kagalang-galang, sir, salamat talaga, sir, na you are very fair. And sa lahat ng mga listener, I know disagree or agree na lang tayo dyan. Salamat talaga sa pagtiis niyo na nakinig kayo. Mahal po namin kayo lahat, mga kapatid. Yun lang po, Mr. Moderator. Yan, salamat po, no? Muli ba, Brother Drewel, ng Seventh-day Adventist ngayon. Dumako po tayo sa 1 minute na pasasalamat lang po, part dito ng ating Catholic Faith Defender. Puro pasasalamat lang po, Brother Jando. You have 1 minute para pasalamatan ng Diyos at ang lahat ng tao nakinig. Yun lang po. So the time starts now. Okay, unang-una, hindi naman to blaspheme, kaya sasabihin ko ito, salamat sa Diyos. At sa gabing ito, is napatindig po natin ang kamalian na ang kanilang aral ay iba talaga. And then thank you din sa ano sa lakas ng loob na ipinakita ni Reuel. At ipapangako ko sa iyo, Reuel, kahit konting pagkatakot, hindi mo yan mararamdaman sa akin. Yung request mo na ano na series of talakayan, papatusin ko yan lahat hanggang ikaw na ang magsawa. Huwag kang mag-alala. Tandaan nyo, darating din ang araw na si Reuel ay napakataas na ng kanyang ano, hindi na babalik yan dahil lahat ng ano mo. Ngayon, maganda, pagtapos ng thank you ko mamaya, pag-usapan natin ano man ang next na paksa. Yeah, thank you po sa lahat. Umaabot na po tayo sa ating Facebook Live ng 331 at sa ating namang okay na po yun. Yan, salamat, no? So maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, no? Sa mga sumubaybay dito sa live debate ng 70 Adventist versus Catholic. The topic is pinatunayan daw, patutunayan ng 70 Adventist na sila po yung true church. So salamat po sa lahat po nakinig, siyempre. To God be the glory. Salamat po. See you on next religious debate. Yun lang po. So, maraming salamat po sa lahat. Angel, thank you po. Bago yes tayo po magtapos ngayon, gusto kong tanungin si Reuel. Ano naman ang gusto mong talakayan sa sunod? Hindi, di ba sabi ko, ikaw na naman ang magpatunay sa Katoliko bukas. Ah. Bukas na. Ah, bukas ka agad? Oo, siyempre. Di ba serious? Akala ko next day or the other day, bukas ka agad, gusto mo? Bukas na rin kasi, bukas bro, bro bukas anong araw ngayon? May 10. Anong araw? Wednesday. Ikaw lang yung okay. Sige, Thursday pa naman bukas, walang sacramental blessing. Sige. Okay ako. Okay ako. Sige. Walang sacramental bukas blessing. O, sige. Suso pa rin. Suso pa rin. Ako lang matinig na katuli ko. At maganda yan, bro. Diyan mo makikita na hindi ako tatat sa iba maliban sa kahit sa ano talaga, true church lang. Okay? Yan.
Maganda, maganda. Oh, yan, oh. So, hindi ako tutulad sa iyo na napunta sa Sabat, napunta sa Linggo, sandali, napunta sa Katolik. Hindi na ako, hindi ako ganyan, bro. Pag ako nagtindig. Tapos na ang debate. Yun na nga. Ano ba yan? Yun na nga, kaya sabi ko, pag ako ang nagtindig, o ano yung topic, yun ako magtindig. Hindi ako liliko kung saan-saan. Okay? Promise ko yan sa'yo. Sinabi ko na sa'yo eh, madaanan ko talaga yan. Paano kung mapatunayan na konektado kami, hindi ko madaanan yun. O sige na, okay na. Kaya patawarin mo na lang ako kung nadaanan talaga si Constantino. Sige na. O tapos na ang ano. Okay, thank you sa oras mo. Ugma. O sige, tomorrow. Yan ang gusto mo agad, tomorrow eh. Akala ko next week pa, pero... Wala kasi work, wala ano ba, tapos na. Ah, wala kang work. Na. Okay. Grab na din ang opportunity na wala kang work. Okay. Tugma. Sige. Rest day. Oh, dito ka lang makakaranas yan. Live viewers natin sa YouTube is 635. Kanina umabot ng 792. Ngayon 635 ang YouTube natin. Sa Facebook 731. Riuel, kahit saan ka pa makadebate, hindi ka makakaranas ng ganito karaming manunood. Sa punto por punto lang. Kaya sana, hindi ka magsawang makipagtalakayan sa punto por punto. Para napakaraming manunood sa'yo. Tingnan natin kung sino magsawa. Oh, sige. Hamon. Challenge ba sa akin yan? Challenge ba sa akin yan? Challenge yan. Challenge accepted. Oh, yan sagot ko. Challenge accepted. Maganda. Sige. Maganda. Thank you. So, naghahanap ako ng bagong na parang maging best friend ko ngayon. Sige. So, salamat bro. Sige, thank you bro. Thank you. Amping. Okay. Mr. Moderator, amping. Okay, thank you rin. So, ayan na. Dahil lagpas natin masada 10:50 na po, is kailangan na po natin na his message known, he's our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am alive. I am Catholic, I am alive, I am the revelation.